para tagal hindi nag-ano, tagal hindi nag-get office. Okay, first question po, first question. Sino po yung first time natin po ng NDO? Last mga man. Okay. Okay. Second question naman po, sino naman po yung first timer, yung hindi pa po member ng Global? Meron mo ba? Yan, ito yung mga nabilitan. Okay, wala nang magawa, dito makalabas, ang dami tao eh. Okay, third and last question po, sino po yung first time po kong nakita? Bawa sino mali? Yung sino mali, hindi ay haman. Sino po yung first time po kong nakita? Okay, since first time po ako nakilala na halos lahat ng maraming tao, papakilala ko ng mabilis. Pero before I start, okay lang po ba kumuha ng konting request? Okay lang po ba yan? Yes! Okay, first request mo, okay lang po mag-picture, okay lang po mag-video. Huwag na ako kayong mag-live kasi may live naman po tayo po official. Yun na lang i-share ninyo. Okay lang po ba yan? Yes! Pero huwag yun ako lalagyan ng flash. Okay lang po ba yan? Yes! Bakit? Masakit po sa mata. At huwag po kayong mag-alala, sa puti ko po ito, imposible mangitim ako dyan. Okay lang po ba yan? Yes! Okay. Second request po, okay lang po ba i-double check ang mga cellphone? Kasi nakalimutan natin ni Dani na i-remind yung cellphone po. Okay lang po ba? I-double check lang po na naka-silent na po yung telepono. Wala akong mawawala, double check lang po. Okay? I-upo po ba dito? Yung upo dito, dapat hindi store mo kasi may okay? So, okay na ba kayo? Oh, let's start. Okay, see. My name is Jason Layno. I was born and raised in Pangasinan. Okay? So, ako po'y Pangalato. Yes. Okay? Lahing Ilocano. Yes. Meron mo ba ditong Ilocano? Mawatan nyo? Yes! Saan mawatan? Hindi ba? Tawa-tawa. Hindi naman nakaitin. Pangalato. May Pangalato ko ba? Yes! Hindi ka Pangasinan na? Anda po. Anda? So, anda ko sa mga Pangasinan? Wait! Sila! Sino po yung marunong magpanggalan o? Sila! 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 Sa Carlos? Puputilag mo nga eh! Anong putilag ka sa kamsa? Ako! Bakit tatawa-tawa ko? Hindi nga. Kung yung mantin doon, tawa-tawa kayo. Ilan ka sa Carlos? Ilan ka sa Carlos? Ilan? Matik bawa tayo! Bumbok! Okay! Rawin! Bisaya, Bisaya! Giling niyo ako mabaligya. Kala niyo, mabaligya niyo ako, giling. Hindi ako nalipog. Hindi ba tumatawa? Nalipog. Yung nalipog sa Bisaya, hindi nakaka, ay hindi nalilito. Yung mga tagal, ay nalipog, nalipog. Ilang ko? So what? Magtatanong lang. Okay? I'm 34 years old. Okay, 34. Mukhang 18. What button kaya ka? 34 years old. Turning 34 years old next week. Next month. Okay. Pero okay lang. Kasi katanggap ko naman po na 34 ako kasi alam ko wala sa itsura. Mukhang 25. Bakit? Dahil po yan sa produkto ng Alliance sa Industry. At ikaw may katabi mo. Tignan mo. Pag ang itsura niyan, ha? Wala sa edad niya. Sabi mo, alam mo yung perfect one. At saka yung restore line, lock-lockin mo. Para maging kamukha mo si Jason Dino. Kaya pagkuna ko kayo sa produkto ng Game Global, imposible kung hindi to do. Bakit? Tingnan nyo naman ang produkto. Okay, I'm part of the marketing team of Game Global. Nabanggit ako, so isa ko sa Migo Tourism, isa ay FMD na lang. Ito yung honesty, buong Pilipinas, naikot ko na po. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow. Banggitin mo, napuntan ko na. Marawi, napuntan ko na. Yun nga lang ngayon, hindi ko na mabalikan. Dalawang lugar na lang po, hindi ko na pupuntahan sa buong Pilipinas. Sulu at Pasilan. At wala akong balak puntahan. Kaya pag gusto gumawa ng grupo doon, kayo na lang, huwag niyo kitang. Huwag na ka na doon. Okay?
So ako po yung technical specialist, ako po yung ni ako po yung nikon po para mag-explain po ng technical. So this coming Thursday, I'll be having a technical training. So isa po yun sa mga dapat yung alamin kasi very basic po ang technical. Okay? So ito po yung mga kasama ko sa marketing team. Yan, para kilala ninyo. Yan po. Ay! Ba't yung picture nyo? Okay. So, bilisan pala ko. Mabilis. Coach Shanggay, Almo Bayer, Boas, Benin, Gwimson, TJ Villanueva, Aiden de Lusario, and Doc Bush Villena. Yan po yung mga kasama ko sa marketing team. Na uning ko to Luzon besides and in numbers abroad. Bakit? Yung halos lahat yan, magpupunta rin ko. Si TJ, nasa Dubai po ngayon. Namimiss yun si TJ, no? Yes! Tagal pa babalik. Okay? Si Adrian, si Doc Bush, at si Coach Yan, nasa Uganda po. Umiikot po ngayon kasi they just celebrated their second anniversary. Grabe, no? So, Uganda, nag-second year anniversary na po tayo. Yung iba, pumupunta nung para mang... Ha? Kalaybe. Ayoko naman sa nila. Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is NDO. Ano yung sabihin ng NDO? New Distributors Orientation. Okay. So, in this training, may dalawa po akong task. Okay? Bago lumabas sa kwartong ito, meron akong dalawang sasagot sa inyo. Ano yun? The how and why of the business and what to expect in network marketing. Okay. So sa mga bago, normally ito, sa mga 6 months below ng In Global, ito po yung pinakaunang tanong. Anong gagawin ko at bakit? At last is, what to expect? Ayan. So pag-uusapan po natin yan. Okay. So, ang first question is, why do I attend trainings? Yan ang maraming tanong sa akin ng maraming tao. Bakit ako kailangan umattend ng training? Diba ang sabi naman sa OPP, pag upo ko doon, sabi mag-invite ako sa left, mag-invite ako sa right. Pag nag-invite sila ng isa sa left, isa sa right, nag-invite, di mayaman ako. Wala naman sinabi, attend akong training para yung mama. E ba't ako natin? Training to, di ba? Isturo ko, imbis na nanonood ako ng probinsyano ngayon. Bakit? Kasi there's an absolute truth in this world. Ano ibig sabihin? Dito sa mundong ibabaw po, merong absolute truth. Pakisabi, absolute truth. Absolute truth. Ano ibig sabihin ng absolute truth? Sabi nga nila, the truth hurts, but the truth shall set you free. Ano ibig sabihin? Parang ganito, okay. Question po. 1+1 is equals to? 2. Alam niyo po 1+1? Yes. At parang hindi ko kayo makasagot. Pwede mo ba pag may konting tanong, may konting sagot? Yes! Mga Bisaya, pag may konting pangutanga, may konting tuba? Yes! Isa pa? Yes! Jesus, pastilan. Ah, 1+1 is equals to? 2! Sure kayo? Yes! So, ibig sabihin, kahit iba-iba yung lahi nandito, iba-iba yung probinsya natin, 1+1 is equals to 2. Hindi pwedeng balingin yun eh. Bakit? Katotohanan po yun. Pumunta ka ng Korea, pumunta ka ng Japan, pumunta ng Taiwan, Hong Kong, pumunta ka ng Paris, ng Singapore, kahit saan bansa, kahit anong kulay, kahit anong lahi, pag tinanong mo, 1+1 is equals to? Bakit? It's an absolute truth. Hindi mo pwedeng paliin. Question, ano ba ang kulay na nakikita niyo sa harapan? White or puti? Bakit? Kasi puti po ito. White po ito. Hindi pwedeng sabihin ni Kuya, bahala kayo, pink yan. Sa inyo, white, sa akin, pink. Hindi pwede. Bakit? Kasi it's an absolute truth that this is color white. What's your point, Jason? Well, the point is, sa In Global po, meron din pong absolute truth. Ano yung absolute truth dito? You can never be successful in this business if you don't know your business. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng umaman dito nang hindi mo naiintindihan ng In Global. Iharap niyo po sa akin ang Hall of Famers. Tingnan mo ang mga top 20. Lahat po yan, top 500, top 50, lahat po yan dumaan po sa training. Hindi sila umaman ng tsamba lang. Bakit? Kasi may proseso po. Kailangan, intindihin mo muna ang In Global bago ka umaman sa In Global. Yan ang problema ng maraming distributors. Bakit? Ang nakikita yung results. Nakikita agad si Joseph Lim. Nakikita si Apply Guwekweto. Gusto ko mangyari yan. Gusto ko mangyari yan. Gusto ko mangyari sa akin yan. Ang problema, pag nasa proseso ka na, sabi mag-training ka na, umuulat, ay, kailangan pa ba? Nakakatamad eh. Ang sarap matulog.
Na-reject lang? Ay, ang sama! Ang lang! Tama o tama? Tama! Ibig sabihin, gusto niyo umamon pero ayaw. Tumaan sa proseso. When I tell you the truth, nakikita mo yung results, pero lahat po yan, tumaan sa proseso. Nahirapan po yan. Napagod po yan. Napuyat po yan. Nagutom po yan. Ibig sabihin, fair po ang labanan. Ibig sabihin, walang nauna, walang nahuli. Ang pinag-uusapan lang, iindahin mo ba? Iindahin mo ba? Bakit? Kasi kung gusto mo na yumaman sa in-global, kailangan may sacrifices. Yes! Ibig sabihin, kung sino ang yumayaman sa in-global, yun po yung umaten ng trainings. Yes! Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo! Sabi mo na sa katabi mo, buti na lang. Buti na lang. Buti na lang. O, yung nanonood, yung nanonood, yung nanonood. Buti na lang, nanonood ka. Alam nyo, natutuwa po ako kay Flor Andales. Kung kilala nyo po si Miss, si Tita Flor, sa taga Cebu po yan. Alam nyo po sa Cebu, kung nakapunta ko kayo sa head office po natin, mas mainit pa po dito. Bakit? Kasi yung building po natin doon, yung nirerentahan pa natin, but good news, malapit na po matapos yung 6th floor building po natin. Yung sa Cebu, yung head office po natin doon, walang aircon kasi centralized yung buong building. Pag hindi ka lang siya, takinit po talaga. Pero si Tita Flor, makikita mo, nakaupo po, nakikinig, at nagsusulat. Isa sa dalawa na Diamond Ruby Global Ambassador po dito sa Indo. Ang yaman. Siya nga unang-unang nakahit ng 4.8 million na pinagay sa profit sharing. Pero nakaupo, nagsusulat, pag-training. Tapos ikaw, wala ka malang bullpen. Ganito pa itsura mo. Tapos gusto mo yung maman, nakakaya naman sa'yo. Puro ka pa reklamo? Nakakahiyaan. Maulaw ako. Okay, next is your foundation. Kaya ka atin ng training simply because this is your foundation. Foundation po talaga ang training mo dito. Ano yung sabihin? Simple lang po. Pag gumagawa ng building, kailangan mo unang gawin pundasyon. Sobrang tagal po. Meron pa tinatawag na curation. Ibig sabihin, kailangan matuyo yung pundasyon bago mo gawin yung mga floors. Ibig sabihin, mas matindi, kailangan matibay yung pundasyon sa building. Ganon din po sa buhay sa in-global. Bago ka sumabak sa gera, kailangan matindi ang pundasyon mo. Bakit? Kasi marami pong kaaway sa labas. Yung nirecruiting mo, kaaway mo ba yun? Kaaway. Di ba? Misan yung pamilya mo, kaaway mo yun. Yes! Ang masakit pa, yung ibang kumpanya, kaaway mo yun. Di ba? Yes! Ibig sabihin, kung hindi ka umatin ng training, paano lalalim ang pagkaintindi mo sa enrollment? Yes! Kaya yung mga bago dito, pag-uwi, tatalungin ko sa kagaling. Power. Ano ba yung usapan? Basta, nayaman ako, bravo. Ay, alam ko na yan. Naku, power grab. Naku, networking. Bakit? Meron ba sa networking? Naku, papunta ka pa lang. Babalik na ako. Siyempre, nasagot ka kapulong. So, pati tayo ka sa lugar. Sabi, tingin-tingin lang mo ko. Alam ko na yan. Pag ikaw na ganun na, wala na. Ha? Nagbigay na ako. 6980 times 50, magkano yun? Bakit namin inigala? Bakit? Kasi walang pundasyon. Kayo mga building, meron ang tinatawag na anti-earthquake. Bakit? Para kahit lumindol, hindi masabasaba bibigay yung building. Ganun din ikaw. Kailangan mo na mga trainings para kahit anong yugyo, kahit anong bagyo dumating, hindi ka basta-basta bibigay. Yes! Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabi mo, buti na lang nandito ka. Buti na lang nandito ka. Itiway ka na. Okay. Pag-usapan natin yung basic. Okay. So, pag ikaw, bago sa in-global, ano yung basic na kailangan mo? Okay.
First, kailangan mo ng clear book. Well, alam ko, hindi na uso ang clear book ngayon. Pero before, uso-uso ko yan. Actually, mas maganda mo nga ngayon kasi at least hindi nalulupa. Diba? So, it's either clear book or electronics, yun yung mga tablet na minumug-mug-mug ngayon. Diba? So, kailangan mo yan. Bakit? Kasi iba pang nag-explain ka na may visual. Ibig sabihin ng visual, may nakikita. Kasi pag nag-explain ka lang, walang pinapakita, kahit pictures na may-ari, yung mga products natin, sila, katang-isip lang. So, mas maganda may pinapakita po kayo. Lalo na yung mga mayaman, at nakikita na lang, ay, totoo ba, may video. E, malay mo, kilala pa nila. Eh, kilala ko to. Dati ito lang yung ano, yung nawamobya sa akin. May naman. Next, brochures. Siyempre, kung walang mga electronic gadget, siyempre, hindi mo naman maiiwan yung electronic gadget mo. Pero yung brochure, may iiwan mo sa kanya. So, pwede mo siya i-follow up. Next, kailangan mo ng products. Okay? So, kailangan mo talaga ng products? Ang bigat-bigat kasi. Well, I tell you the truth. Yan ang problema ng maraming tao. Lalo na ito. Global package. Yung iba, ayaw mamuhunan. Kaya dito, pag yumamangas na yung global, tapos may kotse ka sa likod, ay yung kotse, may kotse ka, tapos sa likod, wala kahit isang global package, maniwala ka sa akin, mag-pick-up. Bakit? Ibig sabihin, wala kang belief na makapagpapayin ka sa araw na yun. Imagine mo, may kotse ka. Eh, yung minilala nga ko dito, walang kotse, yung global package. Yeah. Ikaw may kotse, tapos wala kang global package, kahit products. Sa likod ng kotse mo, mag-pick-up. Bakit? Ibig sabihin, wala sa puso mo. Ibig sabihin, gusto mo, pera-pera lang. Hindi tatanggal ang network mo. Kasi it's law of attraction. Ibig sabihin ng law of attraction. Kung yung iisip mo, yun ang mangyayari. Yes. Kaya nga, di ba, the moment na lumabas ka sa bahay mo, may kakausapin ka, isipin mo, magpipayin kaya yung kausap mo. Mabigat yung mga sabon mo, hindi na mamagpipayin. Walang pera yun. O, pagdating mo doon, nakinig, hindi makikinig sa'yo yan. Bakit ikaw mismo, on back of your mind, yung pag-OPP mo, alam mo, na hindi siya magpipiin. Yan, yeah, mag-OPP ka. Pag nagtanong pa, tanong ko. Tama o tama? Pero pag lumabas ka ng bahay mo, alam mo, yung kausap mo, mag-OPP ka, alam mo, may pay-in, may pera, ready na talaga. Di ba pag nag-explain ka, hindi ka mag-explain. Yung talaga pag nag-explain ka, magtanong ka, bilisan mo! Oh, ito niya mo ba? Oh, yung litin mo talaga lumalakas. Bakit? Kasi alam mo, mag-pay-in. Ano yung sabihin doon? Law of attraction. Yes. The moment na lumabas ka ng bahay mo, sinabi mo na hindi magpipiin yun, tapos magtataka, bakit kaya lang magpapapiin? Ikaw yun eh. Bakit? On your back of your mind, may kulang, may dapat pakunin. Tama o tama? Tama! Next, application forms. Yan, may kilala ako. Mga dami application forms, pinapakita sa akin, pinapipirma niya. Old style, pero very effective pa rin po sa probinsya. Napakita niya, dami ang fails. Although hindi naman yun nagbayad, pero iba yung pumirma. Iba po yung mindset na pumirma. Kaya pwede ka mag-follow up. Uy, ano ba alam mo, brother? Jerome, pumirma ka na sa akin, ha? O, babalik ka ka next week. Sabi mo, Tuesday, di ba? Tuesday, balikan ka ta. Pumirma ka sa akin, ha? Baka may makausap ako, iba? Pumirma ka na sa akin. Tama o tama? Tama. Maganda mo ba yan? Yes! Next, kailangan mo ng notebook at ballpen. Or sketch. Pero make sure yung sketch po hindi po nakakrampol. Okay? Make sure na malinis pa rin, gagawin mo lang sa sketch for recycle use. Bakit? Kasi alam niyo po, pumunta po ako one time sa Robinsons, Manila. Yan po, sa Robinsons. One time, bumili po ako sa McDo. Pagdating ko sa McDo, ay, dami na gano'n, ang OPP. Siyempre, natuwa ako, dami pala dito. Sabi ko, ay, kakain ako dito, manunod ako. Pinanod ko lang. So, meron isang grupo, malubit, ng OPP. Pero napansin ko, humingi-isa yun. Sabi, Brad, pahingi pa nga ng placement ako sa ako. Yung placement, ang ginagami. Paano kung professional po yung kausap? Paano kung sabi niya, re-reviewin niya pa? Ang gagawin mo, ito, may ketchup, di ba ketchup pa eh. Tama ko ba? Yes. Imagine this, if you want to be professional in this business, you want to be a professional networker, dapat professional ka po inos. Kasi yung taong kinausap mo, yung guest mo, nagbigay po ng oras sa'yo. Tapos ganun lang, wala ka man ng papel. Tapos sabi mo, yaman-yaman, di ko papel, di ko makabili. Tama o tama? Tama. Nakakaintindihan po tayo? Yes!
again, hindi po mali yun, kung tingin yung tama yun, hindi ko sinasabing mali yun, pero sa akin lang, yung point of view of being a professional networker. Okay lang ko ba yun? Yes. Last, yan, again, ball pen. Ano yung ball pen? Well, yung mga ibang grupo gusto yung, mga ibang upline gusto yung ball pen, magaganda, yan, cross, Parker, mag-invest daw. Pero para sa akin, nasa sa inyo po yun. But on my own opinion, kahit panda yan, okay sa akin. Sigurado yung walang nagsusulat. At walang kada-kada. Panda na nga lang, puro agad pa yung ibaba. Tama o tama? At ang pinakamasakit doon, nagtatakipas. Tapos pag ayaw sumulat, teka lang ha. Ayaw, hirap. Kaya dalawa, paratis, hindi ka nang hihirang. Pangalawa, kahit nagtae, may kapalit agad. Nag-aintindihan mo dahil? Yes! Huwag nyo iwawala yung takip. Kasi bulpin mo naman takip. Ang bihing panda na nga lang. Nag-aintindihan mo? Yes! Nag-aintindihan mo dahil? Yes! Next, business card. Ano yung business card? Calling card. It's the power of the business card. Ako po, nakakatuwa po. Umattend po ako ng isang seminar. Pagpunta ko sa isang seminar na yun, nagbigay lang po ako ng business card. Hindi ako nag-recruit, nagbigay lang po ako ng business card. Good news, bumalik. Good news, after 1 week, tumawag po sa akin. Yung binigyan ko ng business card. Ang maganda noon, isang grupo po from ibang company na nag-aaral sa FEU. Ngayon po, very active sa grupo ko. Business card naman. Maganda po ba yan? Business card naman. Well, alam ko marami sa inyo na may alam sa professional world. Okay, so I just like to emphasize na ang business card ko, make sure na very neat. Simple lang po. Hindi kailangan na marami yan. Okay? Hindi kailangan na kung ano-anong nakalagay dyan. Okay? Just make it simple as possible. At ang higit sa lahat, yung likod po, hindi po to lagayan ng brochure. Kasi yung iba, yung lahat, yung likod, andyan na lahat. Holy dues, complete, 24-7, hypotheque, lahat nandito. Halos wala nang makita. Tapos pag nag-explain, o tignan mo yung likod, yan yung mga products na din. Ayan yung anak, yan yung anak. Yan naman brochure. E paano kung malabo yung paningin, hindi pa makita. Ang liit-liit ang calling card, ganyan makalaki yung calling card mo. Di ba maliit lang? Tama o tama? So make sure yung likod po, lagyan ng mga anong-anong. Anong-anong products. Nagkakaintindihan po? Yes! Kaya nga may brochure, kasi yung brochure yung bibigay mo. Yung calling card, that is your personal business card. So dapat professional po yan. Very neat. Klaro po? Yes! Nagkakaintindihan? Yes! Okay, at tuturo ko po yung proper way na magbigay ng business card. Alam ko na yung iba dito, alam nila. Pero syempre, para po sa mga nanonood at sa karamihan, sino po may business card dito po sa laman? Networker po ba kayo? Basic na nga, alam mo, wala pa kayo? Dahil mo alin pa sa bag eh. Pinakamalapit. Yeah. Ay, yan, yung ATM na lang, bigyan mo lang sa akin yung pin. Okay, sino to? Aida, sino po si Aida? Mama, si Pera po ha. Sino po ang pinaka pwedeng mag-sample? Parang nakilitan ka ba? Okay. Pagpakan nyo naman. Pangalan? Ellen. Tunggaya. Ala, madara na rin. Okay? Ito po yung proper magbigay ng business card. Okay, so, if makikipag-usap ka, oh, Ellen, I'm Jason, shake hands, firm po. Okay, wag yung ganyan. Ay, dumi lang ito. Ganyan lang. Oh, firm, tapos, this is my business card. Ito ay, pag nagbigay po, nang harap yung pangalan mo. Tapos, dalawang kamay pa. Tapos yung proper way ng pagkuha, dalawang kamay din pa. Okay, that's the professional. May hindi po ganyan. Hindi mo maayos. Tapos pag magbibigay din, ganun din ba? Nag-aintindihan ba? Yes! Alam ko, mag-aano lang ito. Bakit dalawang kamay pa? Ayun lang po, yun ang professional eh. Klaro ba? Yes! Nag-aintindihan ba? Yes! Okay, Ellen. Pakibalik na kay Ma'am Aida, baka may pagbigyan pa siya. Okay. Next, importance of training. Training and develops your good learning attitude. Bakit? Dito po sa yung global attitude is everything. Ang pinaka-importante namin tatanungin sa'yo, anong attitude mo? Bakit? Because attitude is more important than skills.
It's more than skills. Hindi namin tinatanong kung ano ang skills mo dito. Hindi namin alam, hindi ko naman tatanungin kung magaling kang kumanta, kung magaling kang sumayaw, kung magaling kang mag-XL, walang ganun. Ang tatanungin kagad, bago ko pumasok sa inyong global, kung magiging professional ka, ang tatanungin kagad, eh, simple lang. Anong attitude niya? Kasi pag nakita mo yung attitude niya, nakita mo kagad, kayaman. Bakit? Kasi sa attitude pa lang, makikita mo na sa inyong global. Next, attitude is more than education. Ibig sabihin, hindi namin tinatanong ano ang profession ko pa dito. We will not disrespect you. Please don't get me wrong. Kung ikaw ay doktor, I will respect you. Doktor kay. Pag ako may sakit, pupunta ako sa doktor kay. Pag ako may kaso, kanino ako pupunta? Abogado, lawyer. Pag ako magpapatayo ng bahay, saan ako pupunta? Engineer, syempre. Tama o tama? Kasi yun yung skills nila. Pero sa In Global, hindi mo tinatanong ano yung skills mo. Pagpasok ko dito, ang first question, ano ang attitude? Bakit? Kasi kailangan yung alam mo sa labas, kakalimutan mo pagdating sa In Global. Bakit? In Global is a different ballgame. Ibang-iba ho ito sa professional world. Kaya dapat dito, bababa ng pride, attitude, humble down, tapos makinig po sa mga tao naging successful dito. Yes. Bakit? Kasi hindi po pagkakaito mga tao dito, cross-line man yan, up-line man yan, kung sino man yan, kahit yung may-ari, gusto yung mama nila. Yes. Tama o tama? Avoid acne attitude. Ano yung acne? Simple. Alam mo na yan. Alam ko na yan. Para sa akin po, yung acne attitude, Jason attitude po yun. Jason line. But I know, honestly, I was 10 years ago, na-invite na po ako sa Global. Sobrang tigas po ng ulo ko. Pero I started networking 19 years old. 19 years old pa lang ako nag-networking na ako. Kung narinig nyo na yung Forever Life. First company ko. Kasama ko yung upline ko na tito ko. Tapos, after 1 year, kumita po. Palibat-libat po kami, pero after 1 year, 19 years old, kumita po ako 1 year, mga 1.5 million. Pwede na? Ang problema, sarap nung may kumpanya. Wala niya, sabi ko. Kaya sabi ko sa tito ko na-apply ko, dito ayoko ng ganitong negosyo. Bakit kumikita nga ako, magsasara naman yung kumpanya, pangit. Sabi ko, di bali na, graduate na ako. Sakto ko, last year graduate po ko, 2004. Di sabi ko, sayang naman. Nasa lista ako, ano yung networking na yan. Nagtrabaho po ko. 7 years, 7 taon ako kinukulit ang tito ko, birthday niya, birthday na ginanda ko. Tuwing makikita kami, kinakamusta niya ako. Sagot ko lang, simple. HR manager na ako. Na-following yun, auntie, operations manager na. Ah, alam ko sino, di ba? After 7 years, na-invite po ako. Pagpunta ko dito, 7-year anniversary ng Global, hindi ko pa makakalimutan. Boa Arena, May 2013. Pagdating ko po doon, nabuang po. Bakit? Nakita ko po yung dati kong dami. Top 3 ng Global. Carlo Balibendula. Imagine mo, dati mong dami. Tingnan mo, kung saan mo kinikita yan? Sorry mo naman, 1.5 million ama. Wow. 2013 pa po yun. Wow. Eh ngayon, si Carlo, kumikita mga 3 to 4 million ama. Kaya naman, tingnan nyo na ito ako. Ako, 50 million ang yabang ko pa. Wala pa ako sa kalahati ng tax niya. Tama ko tama? Tama. Ang mga good news po, 5 years na po ako sa Inglobal. Almost 5 years sa Inglobal. I'm very proud and very happy na ako po ay full-time networker for the past 5 years. Yeah. Hindi ko po ibabalik ang buhay ko po yung 5 years. Hindi ko po minamalit ang mga empleyado, please don't get me wrong. Bakit ako po yung empleyado, masaya po. Bakit? I was doing my passion. Yung nga lang, kung yung 10 years na yun, babalik po sa 5 years ko, no thank you. Bakit? Ako, napakasarap po. Naikot ko na po buong Pilipinas. Ito po maganda. 3 weeks ago, galing lang po ako ng Europe. Kasama ko po yung buong family ko. Umikot po ako ng buong Europe. 33 years old. Pumunta ng Germany, pumunta ng Rome, pumunta ng Venice, pumunta ng Paris, pumunta ng Dubai. Tapos bumalik dito. Sariling pera galing sa inyo. Pwede na? Yes! Pwede na? Yes!
years old. Di ba yung iba? Ini-imagine nila, mga 45 to 50 years old pa. Baka nga pag-retire pa, bago makapunta ng Paris. Yung iba nga, postcard na rin. Tama o tama? Bakit? Buti na lang natanggal ko yun. Tingnan mo ulit yung katabi. Tingnan mo ulit. Sabi mo, attitude. What if? Dito sa inyong global, sabihin sa inyo, lalo sa mga nasa likod, bibigay yung coaching pangarap mo. Gusto niya? Gusto niya? Yes! Sabi, no? Sige, bibigay namin. Walang problema. Isa lang, ang condition. Pag binigay namin, wala kang papalitan. Nasa kontrata. Yes. Siyempre, pwede ba? Kung walang palitan ng kulay, basta walang papalitan. Eh, Ferrari ibibigay. Pwede na, pwede na. Yeah. Eh, paano? Kung yung Ferrari binigay, plop. Eh, nahin yung kontrata, wala kang papalitan. So, makakarating yung Ferrari mo. Pero imagine, yung Ferrari niyan, Ferrari ang mahal yan. Maganda yan. Tunog pa rin yan. Ganda talaga. Pero pag sinakyan mo, mariska from here, siguro mga kubaw, sira-sira na. Bakit? Pinilit mo eh. Ibig sabihin, dito po sa iyong global, ganun din po ang attitude. Kahit ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinaka-sexy, pinakamagaling mag-intro, mag-product demo, lahat magaling sa'yo. Pero kung may problema sa attitude mo, maniwala ka, pilitin mo man, sirang-sira. Bakit? Kasi may problema sa attitude. Bakit? Kasi wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change it. Kailangan may pabuhay ka muna sa'yo. Gusto mong imaman sa iyong global? Magbago ka. Ibig sabihin, kailangan may magbago sa'yo. Gusto mo maging global ambassador? Magbago ka. Gusto mo dumami kotse mo? Magbago ka. Gusto mo dumami leaders mo? Magpaka-leader ka. Baguhin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo rin. Tingnan mo! Ako yung katabi niyo. Tingnan yung katabi niyo. Tingnan. Sabi niyo, magbago ka na. Magbago ka na. Kasi? Magbabago na rin ako. Bakit lagi yung nakatingin sa sabi yung katabi? Next. The truth. Sabi nga nila, the truth hurts, but the truth shall set you free. Okay. Successful people, they continually learning new things. Unsuccessful people, they think they know. Masakit, pero totoo eh. Tama o tama? Pansinin nyo na lang, yung mga tambay. Tambay. Ang mga ginagawa, yung mga namanginginom lang. Imagine mo, kahit anong topic, alam ang sagot. Tama o tama? Diba, bato mo, government, alam ka agad, tukang-tukang, alam ko na. Eh, si, ano, si Trail Blamblo, ay, wala sa ulo talaga yan eh. Alam mo yan eh, hindi ako, ano lang si Dr. Tu. Alam na yung sagot eh. Tama o tama? Sabi mo, networking, ay, alam ko yan, yung 7980? Hindi mo, tama. 6.20 pa lang natin. Tama o tama? Bakit? Hindi updated. Tayo makinig. Bakit? Kasi they think alam ko na yun eh. Pero yung mga successful people, hindi na po ako lalayo. Pag pumunta ko kayo sa fourth floor, dyan po yung office sa mga BODs po namin. Pag binuksan mo yung mga cabinet ng mga yan, magigilig ka. Puro libro po. Nagbabasa pa ng libro. Tapos si Sir John, nagpapaharap pa ng training sa akin. Di training ka. Feeling ko kasi nangangalawang namin. Ha? Billionaryo ka na. Di ka patitigil. Tapos ikaw, attend lang ng NDO, puro ka reklamo. Wow! Yung mga may-ari mo, hindi tumitigil, tapos ikaw, wow! Tama o tama? Ibig sabihin, dapat, ikaw, kung yung mga may-ari, hayop na mag-training, dapat ikaw mas hayop ka. Yes! Tama o naman? Tama! Oo, ito,
umulan lang kanina, tutuloy ba tayo, Abs? Gusto ang ulan mo. Light na lang. Tama o tama? Hindi ko kayo pinapatamaan, yung mga nanglalight na. Hindi kayo, ang katabi mo dyan. Kasi yung lighting, syempre, ipag nating ano eh, syempre, minsan, namamatay ang internet, yung mga reyana ko, diba? Minsan, bumabagyo-bagyo. Basta kakat-kat. Iba yung nandito ka talaga. Yes. Iba yung nakikita mo yung mga susunod na yayaman sa yes. Tama o tama? In personal training, training helps you develop 100% belief in the system. Kaya hanggang ngayon, duda ka pa rin sa lahat ng maraming bagay. Bakit? Kasi wala pa bang belief system. Kaya hanggang ngayon, pag naki-CR ako sa inyo, sa bahay nyo, tapos makititingin ako, makita ko yung toothpaste mo, close gate. Bakit? Kasi duda ka pa rin. Bakit? Kasi hindi ka umatin ng training ng mga products. Hanggang ngayon, wala ka pang sundan na nito. Bakit? Tingin mo, anting-anting yun. Kulto. Bakit? Kasi hindi lang itindihan. Bakit? Hindi umatin na product training. Tama o tama? Hanggang ngayon, duda pa. Hiyaman ba talaga tayo apps dito? Duda mo ba ito? Ano ba apps? Kasi yung itsura mo pala, hindi ka naiyaman. Tama o tama? Bakit? Kasi hindi umatin na? Learn the business as soon as possible. Ano yung sabihin? Learn the basic. Ibig sabihin, kailangan mo yung basic. Ano yung basic? Okay. Yung pinaka-basic po sa AIM Global, simple lang po. Number one, kailangan mo, alam mo ang OPP. For the next 3 months, 3 months ka lang sa AIM Global, hindi mo pa rin mag-alam ang OPP, mag-quit ka na. Imagine mo, gusto mong yumaman, pero yung OPP hindi mo kaya gawin. Ano yun? Lagi ka nakatambay, tapos pag may, paano pang may nakausap ka? Apply na saan ka? Kung nakatito, bilisan mo. May OPP. Grocery. Bye-bye. Ito lang ha. Antayin natin ha. Sige. May tulad tayo yung kita. Bakit nasa yung apply mo? Nasa mo balik kiss pa traffic. Ito ba malupit? Nasa alamang kayo. Dulo sa dulo. Hindi pwede yun. Alam nyo, sabi nga nila, practice makes it perfect. Yes. So dapat practice ka. Agay na OPP, tapos, ang tawag ko dito, copy-paste. Ay sabi ng copy-paste, di ba sanay na mamay sa copy-paste? Yes. Di ba ngayon? Copy-paste. O, di ba? Gagawin mo, upo ka dito, attend ka, titignan mo kung ano yung tingin mo na babagay sa'yo. Titignan mo yung mga speakers. Hey, parang maganda yung bagsak ni Sir Jason. Parang maganda yung joke ni Mung Aspirin. Ay, di bagay sa akin yung ano. Sasabihin ni Sir Ivan. Kasi yung ganda na sa akin. Yung mga ganun. Dapat alam mo yun. Para, pag kukumbinin mo yun, tapos nagawa ka ng sarili mong identity. So, hindi sabihin, kinukuha mo lang. Okay lang ka ngayon eh. Yan ba kami magagaling dun? Bakit nga kasi copy-paste po ito? Klaro po? Yes! Nakainin yan? Yes! Ano si Sir John? Si John Aspin? Alam ko po yan kung paano nang ma-practice before. Paano? Alam mo kung paano? Tinatawag na lang itong pamangkin niya. Kasi ang buong baby. Isa ko na yun. Nakinig kami. Naitin niya ako, kinikin. Ano na? Birog-birog. Teka mali, pag tulong na kami, marunig ko pa. Nag-uupin, this is you. Kikising ka. Pagkising ko, oh, nang kausap. Tapos sabi, makinig daw yung desisyon. Yun ang practice. Walang baka eh. Tama o tama? Yes! Kapag ganun din kayo, hayok na hayok. Pag-practice naman yung aso mo, yung pusan mo. Desisyon. Product demo. Alam nyo, marami po ako nang kausap sa probinsya. Bilib na bilib po ako. Bakit? Yung product demo niyo. Bakit? Pag sinabing kalbo, ang binibigay masculine. Ito po, balik-balik tayo mo,
masculine, oh. Bakit? Kasi itong jumbo, itong masculine, inimbento po sa babang ulo. Hindi po sa taas na ulo. Nakain yung niya ba? Sa probinsya. Pag sinabi ko, pagkalmo, ibigay, masculine, masculine. Sasagot pa, may ano kaya na, di ba? Ito po, itong masculine mash. 3, almost 4 years ko na pong ginagamit ito. 4 years. Kung ito nagpapahaba ng buhok, ito na ba natin? Ng In Global, wag ko kayo basta-basta panunin. Kasi hindi ko nga official. Ang official po, yung makikita nyo, pag si Crystal o yung ating staff po, by the way, dito po si Crystal, yan po yung staff po natin sa Facebook. Kaya ka lang masakala. Yan po yung si Crystal. Pag siya po ang nag-face gan, o basta yung Facebook, doon kayo maniwala. Iba kasi nakita lang, hoy, copy this. Tapos pag nag-ex, eh paano kung doktor yung kausap mo? O sabihin mo, Jack Ali. Hindi ako sa Facebook, kau naman, doktor. Tama o tama? Ang masakit po kasi doon, nirepresent po yung Ingloban. Buti sana kung ikaw lang, nadamay po tayong lahat. Kaya ibang tingin sa atin, scammers po. Bakit? Kasi yung iba, basta makabenta na lang, sasabihin lahat. Tama o tama? Tabato-bato sa langit, tamahan? May bukol po, masakit. Next, NDO, ito po yun. So, dapat alam mo yung bigger picture. Next, dapat alam mo yung ASAP. Ano yung ASAP? Yung why of the business and why In Global. Bakit magandang networking at bakit maganda ang In Global? Alam mo, yan po yung natatawa po ako. Bakit? Lagi ako tinatanong, may message ako, sir, paturo naman ako, pamentor naman ako. Tanong ko lang sa kanya. Alam mo na ba yung 5 basic? Ano po yung 5 basic? Nag-attend ka na ba ng NDO? Opo. Sige, explain mo sa akin NDO. Siya lang haba naman eh. Eh kung totoo lang, tell honestly, yung online at offline po, may magtatanong at may magtatanong sa'yo. Tara. Yes. Lahat ng sagot po, nasa basic. Hanggang hindi mo naiintindihan ito, ano ang sasagot mo? Kaya yung iba natatanong, sabi, sir, bakit ang galing nila sa online? Yung iba, okay, apply nila talaga. Parehas naman nila sa loob doon. Nagkataon lang, ikaw, nakikinig ka nga, nandyan ka nga, wala ka naman sinusulat. Kaya pag tinanong ka, ikaw naman, ano nga yung sabi ni St. Jason? Basta power, yaman tayo. Tama o tama? Tama. Kinihirapan po yung iba. Bakit? Kasi, hindi umahal, hindi nagsusulat, hindi natatandaan. Ito po, alis po ito ah, hindi po ito kami nagsasabi. Sabi po ng mundo po ito, lahat na nagsusulat, 80%, 80 to 90%, pag uwi mo, matatanda mo yung mga simulan. 80 to 90%. Nagsulat ka na ron ha? Paano pa hindi ka nagsulat? Ano yan, galing ng mata mo? Oh, what's that? Ganun na yung pulpa. Di ba? Ang hirap doon eh. Nagkaintindihan ba? Yes! Last but not the least, technical. Ano yung technical? Eh wala kang choice. Kailangan alam mo technicalities. Kayo mga iba dito, hanggang ngayon, hindi alam kung paano computing yung UNILEF eh. Hanggang ngayon, hindi alam paano kunin yung points sa sextet. Hanggang ngayon, nalilito dun sa sinasabi nila na umi-commission daw yung ano, yung global package. Paano ma-hit yun? Hanggang ngayon. Yung flowback points, hindi maintindihan. Bakit? Kasi hindi matin ang technical. I-basic po yun. Ibig sabihin, bago kayo mama, dapat alam mo muna yung basic.
para lahat ng downlines mo na bago pa lang, pag nagtanong, ano mo sagutin? Tama o tama? Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo! Yung katabi. Ako yung katabi. Patuntik ka! Yan, tingnan mo yung katabi. Kasi sabi mo, magbago ka na! Kasi... Ibig sabihin, kantang isip lang po yan. Kung kaya ng iba, kaya mo yan. Ibig sabihin, may takot ka. Kung ako, nakatanon po ako sa Macau, yung pinakamataas ko na bungee jumping sa buong mundo before. Kung kaya ko yun, kasi iba, kasi puro palusot. Puro takot. Tama o tama? Tama. Bakit? Ano ba nagkaiba mo sa akin? Wala naman. Bakit yung tayo mo, mabaho ako, mabaho? Wala ba sa Macau? Tama o tama? Fear has no place starting now. Ibig sabihin, kung ikaw decidido na lumaban sa Indoban, bawal ang duwag. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabi mo, bawal ang duwag. Ngayong gabi, paglabas ko sa pintuan yan, bawal ang duwag. Bawal ang duwag. Yung tipong pag sinabi sa'yo ng apply mo, rekute mo! Mumili! Saan apply? Saan? Hindi yun. Rekute mo! Saan apply? Saan? Yan? Next time na lang. Hindi pwede yun. Nagkaintindihan ba? Yes! Fear has two sides. Dalawa lang po yan. Ano yan? Forget everything and run? Or... face everything and rise. Your choice, not mine. Ibig sabihin, ikaw yan. Nasa kamay mo yan. Lalaban ka ba? O manduduwag ka? One or two? One or two? One or two? Sigurado kayo? Yes! Sigurado kayo? Yes! Yeah, dala, dala. What causes fear? Ano ba ang cause ng fear? Simple lang po. Duda and failures. Doubts. Ano yung doubts? Tagalog? Duda. Tahanin. Sabi nga nila, to be decided or skeptical. Ano yung sabihin nun? Purong sulong. Ano ba? Oo ba ako? Hindi. Ano ba ito? One or two? Two. One na lang. Antik two. Ibig sabihin, purong sulong. Duda. Dami mo. Skeptical ka. Undecided ka. Sabi sa Bible, Matthew 5:37, simply let your yes be yes, or your no be no. Anything more than this comes from the evil. So, ibig sabihin, pag sinabi mo ng yes, number two, tapos mamaya, nagdududa ka ulit, nataduduwag ka ulit, may naglalaro sa'yo. Sino? Yung kapwa demonyo mo. Tama o tama? Tama. Hindi po galing sa atin. Galing sa atin. Tama o tama? Yes. Kaya pag sinabi mo na hindi ka natuwag mamaya, tapos hindi ka natuwag. Yes. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Sabi mo, bawal ang duwag. Plus fear is inaction. Kaya hanggang ngayon, wala ka pang resulta. Kaya walang nangyayari sa grupo mo kasi puro kaduda at puro kaduwagan ang alam mo. Kaya hanggang ngayon, 2 years ka lang sa yung grupo. Alam, ayaw, tayong kamo, bakit wala pa akong kutsi? Sabi, alam, lahat na may kutsi, apula po.
Bakit? Kasi? Puro ka dudal. Puro ka... Apply natin ang ko na lahat, Gabi. Memorize ko na nga lahat eh. Alam ko na yung joke ni Sir Arnil Tam-tam-tining. Alam ko na yung mga joke ni Sir Georgie. Lagi na, alam ko na lahat. Grabe, alam ko na yan. Alam mo na, ang tanong, may action ba naman yan? Kasi iba po yung alam mo na memorize mo sa ginawa mo. Tama o tama? First example. Tama o, di ka naduwag, di ba? O. Pag sinabi sa'yo na-apply mo, uy, naghahanap ng mag-intro si Sir Jason. Ikaw mag-intro. O ikaw, ano sabihin mo? Yes! Mas pag-upo dito, ibig sabihin ka sabi, intro. Okay lang yan, bakit? Pag nagkamali ka, okay lang yan. Normal lang po magkamali. At least na-try mo para next time, alam mo na. Yung mali, itama mo. Ito, TJ ko na lang, lalo niyo mas TJ ko na lang. First time in-intro mo ko niyan dito. Grabe, galing. So, galing na ito. Kasi first time eh. Apply na ako mag-intro sa'yo. Sige. Para marinig. Grabe mo ito. Ang galing po nito speaker mo. Grabe mo ito sa mga Pilipinas. Ang dami mong pinayaman. Grabe mo talaga. Napakagwa po. Ready ko ba kayo? Wala na ka lang. Wala pa punchline. Ready ko ba kayo? Yes! Grabe. Ako naman talaga. Pampas. Ang galing mo ito speaker. Grabe. Ready ko ba kayo? Yes! Okay, 1 million, 2 million, 3 million, at milyon-milyon palapakan, Sir Miko Imson! Very short. Jan Aspirin Store. Gano'n mo si Sir Jan? Yes.
Yes! Hindi mo, hindi ba nakakita kay Sir Janine? Wala. So, hindi niyo po nakita? Eh, itatanong ko pa yung hindi nakakita. Ba't po kayo salita? Nakita niyo, nakita po ngayon. Sino ba, hindi pa ako nakakita? Sa mga nakakita, gwapo ba? Yes! Gwapo ba? Yes! Sa mga hindi pa nakakita, ito po picture. Nakakita niyo na, ha? Kung kayo nyo lang, very short lang ba? Bakit? Kasi close po kami ngayon. Close kami. So, pamangin po ni Sir Jan, mama ko at saka si Sir Jan, magkapatid po. Yung mama ko ang pinakapangalay sa walong magkakapatid. Si Sir Jan, pangalawa sa dulo po. Sa bunso na. Kaya medyo malapit yung age gap namin. Pero tito ko po siya. Gabo po, Sir Jan? Yes! Alam niya. Pamangin, hindi ko po sinasadya, nalahian lang po. Anyway, so, anong kwento niyan? Simula lang po. Ano si Sir Jan? Nakita ko namin magsimula yan. Bakit? Kasi halos walang pampihin yan sa first company niya. Walang pampihin. Eh, sabi sa kanya sa seminar, gawa mo ng paraan. Gawa mo ng paraan. Pagpasok ng bahay namin, kasi yung mama ko, doon siya nakikita na nung dati. Nag-aaral pa siya. Eh, sabi, gawa ng paraan. Pagpasok sa bahay namin, gagawin ko na pa. Nakita niya yung mga libro ng nanay ko. Kasi dati, nung punang panahon mo, 1996, wala pa ko yung mga Google-Google. Ang uso pa yung encyclopedia. Eh, nakita niya yung encyclopedia ng mama ko. Sabi, benta po ito. Binyenta. Nagpili. Siyempre, nanay ko, kasi yung libro ko dito. Nawala. Pinalaya si siya. Kasi Sir Jan, hirap po nagsimula talaga yan. Hirap po nagsimula yan. Naalala ko ba yun? Isang taba ko. Parang tatlong taon yung ginamit. Naglalakad. Ito ko naglakad yan. Hirap po talaga. Kawawa po talaga sa iyo. Tom, good news. After 1 year, ginawa niya yung networking. After 1 year, ang lupit, walang pain. Ito po yan. Second year, good news, wala pa rin baby. Magkukwit na. Sabi niya sa apply niya, ayaw ko na. Magpita na lang ako, si PD Sir Jan. Magpita na lang ako. Sabi niya sa apply niya, wala ko, sige, ano gagawin mo? Paano kayo yaman? Di ba pangarap mo? One. Sige, isang taon pa. After 1 year, good news, may isa. Pero buti na lang hindi siya tumigil. Bakit? Imagine this, after 3 years, isang pain. Pero buti na lang, hindi siya tumigil. Ginawa niya pa rin. Hindi siya nag-fail. Bakit? Kasi hindi siya nag-quit. Buti na lang, tinuloy-tuloy niya. Bakit? Hindi natin na, malay mo kung nag-quit si Sir Jan. Baka hindi na buo yung tapo. Yes. Tama. Tama ako, tama. Tama ako, tama. Tignan mo yung katabi. Sabi mo, huwag ka mag-quit! Baka mamaya yung katabi mo yan yung susunod na dyan, Aspe. Tama. Huwag lang kayo magtayo ng ibang kumpanya, katulad di ba? O, pag dyan Aspe ka lang, magtatayo na rin ako. Tama o naman? Tama. What to expect in network marketing? Ano kailangan may expect dito? Well, good news po. Marami kang dapat i-expect. Yes. Ano yan? Number one, rejection. Yes. Kanina? From classmate, office mate, neighbors, friends, relatives, family, loved ones. Sir, parang binanggit mo lahat ah. Wala kang tinira. Wala talaga. Bakit? Lahat yan, i-reject ka. Kaya nga, ang rejection para sa amin dito, ang tawag po niyan, breakfast. Diba, sabi niya, there's, anong most important meal of the day? Breakfast. Bakit? It gives you energy. Diba, kasi yun ang pinaka-importante. Tama o tama? Tama. O, good news. Dapat, pag na-reject ka, gawin mong breakfast. Na-reject ka, uy, energized na ako, na-reject na ako. Dapat babalik tayo yung sitwasyon. Bakit? Kasi talagang normal po ito. Normal po ito. Say no na. A no now doesn't mean no forever. Ibig sabihin, pag nag-no yan, okay lang yan.
Huwag mong aawayin. Ang problema kasi ng maraming distributors, nagsabi lang ng no, unfriend. Love you. Maalas ka sa negosyo. Inaaway. Tama o tama? Bakit? Ano now? Simply means next opportunity. Sa susunod, relax ka lang. Imagine nyo, Sir John, umaman sa Global. Eh ako po, nagtatrabaho that time. Sa figures niya ako kinukulit. Imagine niyo, what if inaway ako ni Sir John? Yung tipong, ganito po kasi, every Christmas, meron po kami family reunion. Lahat ng pamangkin niya, pila yan. Tapos, tagdi naman dito. Iba pa yung regalo niya, yung mga damit. Iba pa, naman dito. Lahat ng pamangkin. Eh, isa ako sa pangalan, siyempre ako utang. Eh, what if, dahil ayaw ko maging Global, ang tinas sa ulo ko, inaway ako. Sabihin niya, buisit mong Jason na ito. Bigyan ko yung 500. Diyos naman yun, bakit yun? Pero yun. Tama o tama? Tama. Ano kaya maram na mo? Pagkakuha ko ng 500, tapos tutapin sa kaya, bibigyan lang, 5,000. Ah, sabihin ko, grabe kong dito. Yung mama, nakalam mo sino. Tingin nyo, nasa harapan niya ako. Nasa harapan niyo ako ngayon. Wala man, kahit anong, kahit umiyak pa siya ng dugo, sabihin ko sa kanya, buwala ka dyan. Bakit inaway ako eh? Tama o tama? Tama. Okay lang yan. Bakit? Imagine mo. After 7 years, ang mapas nabuksan din yung isipan ko. Ibig sabihin yung mga nag-know sa inyo, na classmate, office mate, neighbors, friends, relatives, family, loved ones, okay lang. Huwag nyo maawayin kasi merong next opportunity. Malay mo, after 7 years, mag-join din niya. At least mag-join. At pag nag-join niya after 7 years, malay mo, isang Jason lang. Yes! Ah, yeah. Sabihin, meron ka lang daw na yung bato. After 7 years ka lang. Kaya what ka mag? Tama o tama? Tama! Discouragement. Yan. Expect mo yan dito. Normal po yan. Do not entertain negative thoughts. Ayun sabihin yan? Think positive. Bawal ang negative po dito. Pains. Ano yung pains? Masakit po yan. Tama o tama? Di ba masakit ka? Kaya ang pains, gagawin mo positive attitude in negative situation. So ibig sabihin, yung negative, gagawin mo positive. Sabi nga nila, control your emotions, not emotions controlling you. Ibig sabihin, ikaw ang kukontrol ang emotion mo. Nagayon din yan ba? Yes! Nagayon din yan ba? Yes! Parang ganito. Kasi ang problema ng maraming tao, lalo yung mga babae, emotional. Tama. Very emotional. Right. Maraming negative. O, tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo. Sino po ang couple dito? Couple. Yung mag-asawa na po. Meron mo ba dito? Mag-asawa na? Na nandito? Wala agad kasi hindi. Sasagot agad. Marami dito, oh. Nandito siya ang sinasagot. Meron dito. Sino po yung nag-ask dito? Kaya mag-asawa po kaya? Yan. Saan ang pangalan? Romel and? Marisa. Sure ka? Mag-asawa kaya? Nakalag. Baka makawalan yung ano mo. Si Marisa at saka si? Romel. Ngayon, for example, sample lang po ito. Pag-uwi mo, ninyong dalawa, tumunog ang cellphone ni Robin. Eh, hawak mo. Sabi, babes, kasama mo ba si Marisa? I miss you na kasi. Mama, chuchu. Eh, di siyempre, gera yan. Ha? Sino tong babes? Explain mo sa akin. Siyempre, room set lang yan. Eh, nasa uwi ko. Talagang basag. Bam! Talagang kumuha ng black. Bam! Talagang na yun. Talagang mainit siya. Ano si Maris? Talagang pagpapatayin ka talaga. Sa kalagitnaan ng init ng ulo ni Marisa, biglang may kumatok. Kumatok. Eh, siyempre si Marisa, pinsin nyo ito, papatay, store po ito. Ang bakal ito,
yung babes. Bakit ito yung babes? Pagbukas ng pintuan, Marisa, si President Duterte. Sabi, pahingi to, babes. Eh di ba, ikaw pagbukas ng agad, ay, tuloy po, tuloy. At tubig, gusto niyo ba soft needs? Gusto niyo ba, taga lang pa, lumil kong mukha ng tubig, pinasan mo! Yung kalat, pinasan mo! Taga lang po, ha? Taga lang po! Kasi, positive attitude in negative situation. Kaya mong kontrolin ang emosyon. Hinahayaan mo kasi, yun ang buglang. Tama, tama. Kaya kayo mga babae, huwag kayo emosyonal. Ate Marisa, pag may nag-text, hindi ko sinasadya yung brat ko lang, ha? Brad, di ba yung may nanggap? Ano ba yung mapangalan? George, gano'n? Kaya ka nag-text, sabi mo, hindi, bakla yan, bakla. Ay, bakla yan. Ate, ang joke lang, ma. Ba't mo kinukulong ko? Okay. Avoid talking to strangers. Sino yung mga yan? Okay, sabi, avoid po. Ha, maliwanag yun, avoid. Hindi po awayin. Yung iba kasi away eh. Avoid. Ibig sabihin ng avoid, iwasan. Nagkaintindihan ba? Yes. Hindi, yung iba kasi, hindi iwasan eh. Inaaway, confrontation. Awayin talaga eh. Hindi ko kaya, sigurado ka, sigurado ka. Ba't ako yung mamang, ito ko muna sa kasaan mo. Tama ko naman. Iba eh, avoid po, avoid. Pero ba? Yes. Iiwasan. Bawal ang negative. Nag-aintindihan ba? Yes! Give all your negative opinions. Bawal po ang negative. Starting today, pag palabas mo ng kwartong ito, bawal po pag-usapan ng negative. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang negative. Bawal ang negative! Kaya pag negative opinion, chismis, negative mo yan. Pag-usapan mo sa networking, dapat positive lang. Para positive vibes. Positive results. Yes. Negative vibes, negative results. Nagkaintindihan ba? Yes. Nagkaintindihan? Yes. Kailangan meron kang mindset na bawal ang negative. In other words, Layno mindset. Live on your negative opinions. Wow. Oh, po-post na naman sa Facebook yan. Layno na, ako na nag-isip niyan. Huh? Oh, may lalagyan nyo naman. Live on your negative opinions. Layno mindset. At saan mo nakuha yan? Wala, nag-isip ko lang. Apply SW3. Ano yan? Some will join. So what? Sanay na tayo mga networkers dyan. Ang Samsung, nag-upgrade na. Di ba? Ang Samsung, nasa S8 na. Tama o tama? Pabibili ko nga lang ng Samsung. Ganda. Yung pangit pag nag-picture, pangit pa din. Alin na ba ako? Kaya ako, si Jason Layno, upgrade din. SW5. Some will join you, some won't join you, so what? Somewhere, someone's waiting. Tama o tama? Yan ang problema ng maraming tao eh. Nakalimutan, may somewhere. Ibig sabihin, hahanapin mo, pupuntahan mo. Nakalimutan kasi, na-stuck up sa some will join, so some won't join, so what? Kaya ito eh, nasa bahay. Next. Nasaan yung magdadyo? Nasa somewhere.
hahanapin, hindi lalapit sa iyo yun. Hindi ba kasi, Lord, ibigay mo na sa akin yung pag-global ambassador. Please. O tapos, ang expect mo, kapato, mahulog sa bubong ninyo. Tapos, ako ang magpapag-global ambassador sa iyo. Anak? Hahanapin mo. Tama o tama? Somewhere po. Hindi po sa loob ng in-global kasi member na yan. Tama o tama? You have to find it somewhere. Kasi doon, nag-aantay sila ng opportunity. Kaya gagawin mo. Hahanapin mo. Hindi yung paglabas mo ng Robinsons, haharangin ka. Nagkahanap ka ba ng magpapamilyonaryo sa'yo? Ako yun eh. Hindi haharangin mo. Klaro ba? Nagkaintindihan ba? Yes! Are you sure? Yes! Ba't yung iba parang, yung itsura niyo parang, ay hindi pa gano'n? Nagkaintindihan ba? Yes! Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Sabi mo, hahanapin mo! Antay-antay ka dyan eh. Believe in the company. Bakit? Kasi hanggang hindi ka naniniwala sa kumpanya, hanggang ngayon. Kaya hindi ka bilhin sa kumpanya kasi simply because may duda ka. Takot ka. Well, I tell you the truth. Aim global. Lahat mo nang sasabihin mong trophies or awards na kuha na po. 12 years na po. We have nothing to prove. Alam ng ibang kumpanya. We have nothing to prove. Stable na po. Ibig sabihin, hindi na po hinahanap dito yung pioneering. Kasi yung mga nagpa-pioneering, hindi mo pa alam kung tatagal sila. Ito, subok na. Stable na po. Meron mga ibang kumpanya, nag-hype pa rin. Ano sabihin na hype eh? Yung makakahit nyo dito, totoo sasabihin. Before, may gumagaya po sa atin kasi ang global po, alam nyo naman na 3 consecutive year na ginagawa na natin sa Philippine Arena. Tama? May nakigaya po sa atin. Puno! Wawa? Puno! Iba! Pero pag dinignan mo, parang may something. Parang talaga may dinignan mo sa taas. Pag dinignan mo ng medyo malayo, talagang may something. Ino? Pag dinipitan mo pa ng mas malapit na malapit, teka, bakit may tela? Nung kami ang gumamit niyan, punong-puno doon sa taas. Tama o tama? Ibig sabihin, hiking. Ibig sabihin, sinasabi lang nila. Yung ibang kumpanya, di ba? Grabe, 1 month pa lang. Grabe talaga kumita dito. 1 month. Sino nilukong? 1 month naglabas ng kotse. Wow! Ibig sabihin, hiking. Pinapalitan nila. Yung budol-budol ba? Kaya pag-aniwala ka, na budol-budol ka. Tanaw naman, kalukuhan. 1 month naglabas ng kotse. May laman yun. Kahihin pa lang sa sasakyan. Kasi alam, mga bilos, paniniwala pa ako. Kahit yun, come on. Hey, Bing! Dudun! Tayo, nung gumamit pa ng Philippine Arena, meron pa tayong sariling World Guinness. Wow. World Guinness Book. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng bayaran yung World Guinness para i-awardan tayo. Mali po yun. Talagang binibilang nila. Sino po yung umatan nito, yung 9th anniversary natin? Diba? Diba? Binabaril pa talaga yung mga ano natin, yung mga pagyon, yung parang sticker, kailangan babarilin kasi nga, binibilang nila. Grabe, astricto. Tama o tama? Sino yung umatan dito? Diba? 5 minutes, mukha tayong tanga. Diba na po tayong tanga ganyan, diba? Mas mayroong ganun, diba? 5 minutes, walang gagalap. Yung katabi ko, si Miko, ganyan ka nun pa. Sabi mo lang, ganyan ka nun talaga. Chichi, naiyak ko siya. Kung wag ganyan, may iinan ako. Tara lang. Pero good news, okay nang mukhang itanga.
That's a word you listen. Yeah. Eh, yung mga hindi umatend na. Kalimang. At hindi lang isa ang hawak ng In Global, kung hindi dalawang World Guinness. Malihan na ko ba yan? Yes! Hindi naman yung matang dito. Hindi naman dito. Yung nasa... Anong banda kayo, brother? Sa itin, maraming itin dyan. Sa mata, ikaw may lang mata, na smile. Itin, itin. Meron pang itin sa labas, di ba? Uy, may itin tayo. Walang pizza. There's two. Okay. Okay, next! Pati BIR po. Ano yung BIR? Yes! Pati BIR. Ina-offer ito. Nara-recognize po tayo. Maganda ho ba yan? Yes! Ito, 2013 pa. Luma na. Ito maganda. Noong 2014, inawardan tayo top 12 na po ang alamas. Maganda ho ba yan? Yes! Maganda po, ako yung was given the privilege na ako pa ho yung kumuha. Tungko ako yung sa Marco Polo, talaga nung tinawag. Sabi, Alliance in Motion Global, Top 12. Ako naman siya. Tayo ako. Pag tayo ko sa stage, yun talagang... Bakit kasi halos na yung... Ako, babanggitin ko yung mga kumpanya, magugulat. Talagang kalukuhan, pero buti na lang, tama magbayad ng buwis at buwis. Naganda mo ngayon? Hindi ba? Di ba ako? Hinabol ng BIR. Bakit? May tax evasion fees. In Global, hinabol ng BIR. Para award. Yes! Maganda ba yung kumpanya natin? Yes! Maganda ba yung kumpanya natin? Yes! Tingnan mo katabi. Tingnan mo. Sabi mo, tududa ka pa. Yung manufacturing plant natin, good news po. Hindi pa lang, tatanong grabe. Yung manufacturing plant po natin, tapos na. 95%. Mga konting-konting mga dekorasyon na lang. Saan po sa Kiginto, Bulacan? So, mga sumat, mga konting dekorasyon na lang, mga inaantay na lang na mga machines, tapos ready to go. Ang maganda, dyan sa manufacturing plant na yan, pag ikaw may dalang guest, yung guest, sino may mga guest dito? Yes. Sino may guest dito? Yan. Yung mga first-timer po, first-timer, hindi pa ako member na ito. Yan. Pag pumunta ko kayo dyan, ito ang pinakamaganda. Lahat ng gusto nyo, libre. Kahit ano, libre. Basta guest. Bakit? Kasi ililibre nung sponsor nyo. Ano ba in Global? Ano to? Charity. Negosyo po ino. Tama lang. Yung mga sponsor. Talaga, madami ako i-re-invite. Ako mag-libre. Huwag na lang. Next, partners po natin. Magdududa ka pa ba sa kumpanya? Kung duda ka sa kumpanya ng In Global, eh bakit yung mga partners natin hindi nagduda? Imagine mo, nature's way. Ang tagal na ko nitong kumpanya nito. Multi-billion company. Billion na po. Dollar pa, hindi lang Pilipini pesos. Merong DSM, merong Amps Life, merong Wii. Itong apat na to, kung nagtiwala sa iyong Global, ano ka po? Tutuna ka ba? Siyempre nag-due diligence na yung mga yan. Kung ikaw big time, makipag-partner ka ba sa small time? Siyempre hindi basta-basta. Papacheck mo lahat yan. Anong marating ng mga yan? Anong ang gagawin ng mga yan? Tama o tama? Tapos ikaw, pinagpalit mo sa pork? Pa-barley-barley ka ba? Eh, yung aming, may laman na barley. Tama o tama? Dinagdagan pa. Naku, kung anong-anong. Di ba, miss talaga, di ba? Ewan ko na lang. Ganda ba ng produkto ng In Global? Yes! Maganda ho ba? Yes! Ito po maganda. Luzon, Visayas, Mindanao. Umikot na po ko ng buong mundo. Pag merong
distributor, nagtatanong po ako, wala pong nasabi na masama sa mga produkto na binibigay. Bagkus, meron pa sila ang sariling testimony sa produkto na binibigay. Tama o tama? Tama. Ah, dito, magtanungan na lang tayo dito. Dito pa lang, alam na, tapos na usapan. Tama o tama? Tama. Tama o tama? Tama. Yung products natin, innovative. Kami sa innovative, hindi yung basta-basta. Yung iba kasi, ang tingin dito, anting-anting, kulto-kulto, kasi hindi alam. Yung care leave, naku po. 2 weeks ago, sumakit po yung likod. Sobrang sakit. Kala ko nga may sleep disc ako, kasi nagpasyag po ako, na-spray lang yung likod. Care leave yun. Nilagay ko lang po, care leave. Sarap. Kasi para siyang salong? Bas! Ano ganyan, di ba? Nagong technology na. Pero maganda dito, sinod ko, naligo ako. Paglabas ko ng banyo, naligo ulit. Tama o tama? Tama! Diyos ka kayo ba? Hindi sayang pera mo kasi, pwede mo gamitin eh. Maganda ho ba yan? Yes! Maganda ho ba yan? Yes! Last but not the least, ang products po natin yan, hal, lahat po yan, FDA registered and FDA approved. So yun sa mga hindi ka matatakot. Hindi ka tulad ng mga iba, 6 months na lang. Expired na. Tapos, ang malukit, wala pang registration, nilalabas na sa market. Mas nakakatakot po yun. Tama o tama? Tama. In global, kahit i-check na po, lahat po yan, approved and registered po. Maganda po ba? Maganda po ba? Kung doon ako sa product ng Innova, ako, may good news po ako. Bakit? 2013, if I'm not mistaken, 2013, meron isang babae, doktor po. Nung kumasok po ako sa Innova, pinakita ko sa kanya yung products. Si 24 Complete Colleges. Pinakita ko. Sabi na, Jason, ang ganda ng products ninyo. Ang problema, hindi ko kaya ang ireseta. Sabi ko, bakit? Eh kasi, wala sa MIMS o yung PPD. Dok, teka lang. Meron ka ba dyan? Meron. Yung latest, good news, 2015, nakikita ko ito. Dok, bakit buksan nga yung PPD mo? Dok, bakit check nga sa health supplement section? Pagbukas niya, dok, andyan po yung C24-7. Nandyan po yung Complete, nandyan po yung Vida, nandyan po yung Kiwi 24-7, nandyan po yung Perfect White, yung Restore Life, yung Colidos, pati yung White Light na Glutathione, pwede mong ireseta. Maganda ho ba yan? Yes! Maganda ho ba yan? Yes! Yung doktor, ha, pag may pumasok sa clinic niya, pumasok pa lang, pumasok pa lang, umupo, good morning daw. C24. Yung doktor na yun, asawa ko ng mga. Maganda ko ba yan? Yes! Bakit? Nabaliw na sa produkto, nabaliw pa sa akin. Maganda ba yung In Global? Yes! Ganda, di ba? Sinong single? Sinong single? Tis-tis lang, ha? Tis-tis lang. Darating din yan. Tatay mo lang. Believe in your upline. Importante po ang upline. Balik-balik na rin nyo yung upline nyo kahit gano'ng kasama yan. Tandaan ninyo. Pag ikaw, umaman, wala ka dyan kung hindi yung upline. Yes! Tama o tama? Tingnan niyo upline. Tingnan niyo upline. Hindi mo? I love you upline. Yan, to believe in your? Yeah. Mga leaders ninyo. Kaya bawat lumalabas sa bunganga ninyo, dahil pinag-iisipan ninyo. Hindi basta-basta yan na ano, yung kasabihin mo yung manasawa nyo. Huts! Wala kaming barangay dito, tuntun sa labas. Tignan niyo yung leaders na, tignan niyo yung leaders na, tignan niyo yung leaders na. Tignan niyo yung leaders na. I love you. I love you. I believe in you. I believe in you. Tama o tama? Tama. Believe it. Last but not the least, you have to believe your? Self.
Bakit? You can't spell the word success without Leo. Ibig sabihin, hindi mo mararating yung gusto mong marating kung hindi mo hindi mo kakausapin yung sarili. Yes. Kaya mamaya pag-uwi, kausapin mo sarili. Sa'yo, mambago ka na. Totoo po yun. Hindi mo ako nag-usok. Kaya ang problema ng maraming tao dito, bakit? Pagka hindi ni mama, ang tinitignan, upline. Pag hindi ni mama, sisisiin, downline. Lilipat, gusto ng ibang grupo. Bakit? Kasi akala niya yung grupo. I tell you the truth. Totoo po. Walang magbabago kung hindi ka magbabago. Huwag mo maaasahan na magbabago sitwasyon mo sa buhay, pero ikaw hindi nagbago. Ibig sabihin, ikaw muna magbabago. Yung success mo starts with you. Kasi pag lumabas ang check mo, hindi nakasulat ang apply mo dyan. Hindi nakasulat ang grupo mo dyan. Pangalan mo. Walang gagawa ng pangalan mo kung hindi sarili. Kaya pag sinira mo, pangalan mo, sirang-sirang. Tama o tama? Commitment. Ito ang hinihingi namin sa inyo. Commitment. Ano yung commitment? Three levels. I will try, I will do my best, but I will do whatever it takes. Patay kung patay. Yung wala ka nang babalikan. Yung kahit hirap na hirap na hirap ka na, gagawin mo pa rin. Bakit? Kasi iisipin mo, wala ka ng choice. Wala ka ng babalikan. Simpleng kwento. 2016, December, nandito po ako. Dito po. Hindi ko alam kung nandito kayo. Ako po yung nag-NDO din. But that time, December 2016. Yung time na yan, may sugat po ako. May sugat po ako. Meron po akong 4 stitches sa paano. Kinahit nung misis ko. Sabi nga niya, ano ma, mag-talk ka ba? Sabi ko, hindi, kaya ko naman. Kaya kung nandito kayo noon, pasensya na po kasi hindi ako gumagalaw noon. Para akong tuod na ganyan lang. Boring ko magsalita. Kasi inaalalayan ko eh. Masakit eh. Ayaw kaya. Ikaw ang ganda. Eto, malupit. Patapos na po ako, hindi na po ako nag-skills na. Biglang bumukas yung pinduan. Nag-abot ng sulat. Pag bukas ko, sabi, doon na sulat, Sir, si Doktora Hana, manganganak na sa Robinson's. Nandun, nagpapaspa yung misis ko. Ako, di ko alam gagawin ko. Tatakbo ba ako? Iwan ako? Bahala kayo sa buhay nyo. Ano? Di ko alam. Tapos biglang may one sa akin, hindi ko naman alam kung sinong gita. Sabi, Sir, kasi natutuwa ka talaga ako siguro mga 5 seconds, ganito lang. Tapos kinausap ako, Sir, ano gagawin? Tapos nagkwento po ako. Pagkwento ko, sabi ko, tatapusin ko po na to sa kwento. Bakit? Kasi mga anak po inis ko, pasensya. Tapos, di na ako nag-picture-picture, takbo na ako. Pagtakbo ko, eh lahat lumabas din. Good news, yung elevator, dang maksingit. Eh, bababa ko, ang parking ko po, nasa basement pa. Wala akong choice. Wala akong business ko eh. Hawa ko yung laptop ko, from 7th floor, baba ko basement. Stairs. May suga. Pagsaray! Arangkada! Ikot doon sa Robinson. Diretso, St. Luke's. Pagaling sa emergency room, dalawa kami. Sakit ako. Ayos na ba yan? Commitment. Patay kung patay. Wala kang choice eh. Yun naman ang mentality. Kung yan ang gagawin mo mentality dito sa Inloman, maniwala ka sa akin. Wala pang isang taon. Mayamang, mayamang, mayamang. Yeah! Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo! Tignan mo! Sabi mo, makinig ka! Makinig ka! Hindi ka namumuna! Tama o tama? Excitement! Sabi mo, excitement! Excitement! Kaya nga po sa Inloman, mayroon tayong tatawag na Mr. Excitement.
Yes! Kasi dapat excited ka lang. Dapat excited ka. Yung itsura mo talaga, excited. Tingnan mo yung mga itsura ninyo. Excited! Tingnan mo, excited! Sabi, smile. Alam nyo yung smile, may magic po yan. May magic po yan. May magic po yan. Tingnan nyo ha. Pag mainit ang ulo mo, well, mainit ang ulo mo. Kunwari, siguro, pag gising mo ng umaga, diba, may sinasabi na wrong side of the bed. Mainit ang ulo mo, pagdating mo, mainit ang tubig, nagmamadali ka, gusto mo maligo, mainit talaga. Mainit ang ulo mo. Nagang bad trip ka, walang breakfast na talaga. Para ka ng tricycle, puno lahat. Ay, mainit ulo mo. Pagkating mo ng Robin Sauce, may biglang bumangga. Di ba talagang, sino yung papatayin ka? Ay, ganun talaga, hindi na ulo mo. Taros, pagkatingin mo, nakangiti. Sabi, sorry. Di ba kinit ang ulo mo, biglang, next time, ah, next time. Next time. Tama o tama? Bakit? Kasi ang smile po, special magic in lighting. Kung gusto mo, gusto ka ng maraming tao, dapat maganda smile. Patingnan ang mga smile. Hindi mo talaga, kahit ka, patingin ang smile. Count your blessing, not your problem. But if your face is your problem, I cannot do anything. And move on. You have to move on. Kaya ka lagi na kasi bangon, kaya lagi ka maraming problema, kaya lagi kang stress, kasi hindi ka makamove on. Nagkamali ka na, okay lang yun. Everyone commits mistakes. Kailangan mag-move forward. Sabi nga sa na, napakasarap na quote, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Kahit hirap na hirap ka na, kahit gumagabang ka na, move forward. Move forward. Bakit? Kasi even God created us moving forward. Paano maglakad ang tao? May nakita kayo tao, naglakad patalik. Nasa lang mata? Nasa lang ilong? Nasa lang tunga? Nasa lang tenga? Nasa gilid, pero paharap. Kaya nga pag may bumulong, anong sabi mo? Hindi mo naman sabihin, anong sabi mo? Tama o tama? Nasa ng kamay, nasa gilid, pero paharap pa rin. Kaya nga di ba, pag sumubo, ganyan. May nakita ka, sumubo, pag alam. Ano ang ginawa ng Diyos na nasa likod? Ba't yung iba nagtaka pa? Bakit? Yung, may iba dito, pwede nasa harapan. Tama ba? Tama, nasa likod. Ano ang lumalabas ng puwet? Kain. Toxins. Dome, basura. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, ang basura, hindi na binabalikan. Ba't meron ba dito pag tumain, binabalikan pa? Yung tipong pag tumain, Tago ko parang butas. May ganon. You learn from it, and then, kaya yung mga mayroon ng ex-boyfriend, move on. Kaya hindi kayo maka, yung tatago sa akin, sir, bakit ang hirap makapagpapay?
Bakit? Kasi iniisip mo, nagpe-Facebook ka, hindi naman Facebook talaga. Ginagawa mo, tinitignan mo yung Facebook mo. Tapos pag dumating sa apply, pagdating niya apply, toast, toast. Kaliyaga mo, ay, nag-network online marketing. Tama o tama? Tama! Yung iba naman, sasabihin, siya nakamove on na ako! Binura ko na yung number! Memorize mo na. Tama, tama! Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, move on! Tama o tama? Tama! Di ba nga, pagtae, iniiwasan. Di ba? Di ba pagtae, di ba? Oh! Tayo, Brad. Tayo. Di ba? Pero pag dito, magkakit at, uy, tayo. Tama, tama. Kaya pag nakita mo yung ex-boyfriend mo, pero ang sasabi, tayo ka, tayo. Siyempre, sa isip mo na lang yun. Ah, walang tao. Pero yun iba, ang gwapo ng tao. Ex na lang. Focus on the real needs and reduce. Yung distraction, hindi mo dapat yan pinofocus. Distraction nga eh. Nagkaintindihan ba? Yes! O, tama na. Mungon na ba? Mungon na. Mga taong-taong. Parang may kinik. Hirap na hirap si ate. Mga mungon na. May hugot ka, no? Hashtag, tae. Oo, mungon pa si! Hashtag, tae na kaawan. Kumamaya, hashtag? Tae! Buisin. Focus. Okay. Focus. Follow one course until successful. Yan ang problema ng maraming tao. Alam nyo, galing lang po ko ng Zamboanga. Hapon, kaya ako Zamboanga. Ay, yung Sunday pala. Monday ako dumating. So, kinausap ako ng isang leader natin doon. Sabi, sir, ano ba talaga? Kasi, dami ko ano yun. Gusto ko pagtayo na naman ng bagong negosyo. Ano ba problema mo? Sabi ko, akala ko, sinara niya yung ibang companies niya, yung mga ibang negosyo niya, kasi gusto ko mag-focus sa Inglobal. Six months pa lang sa Inglobal, nagmaraming pay-ins, nakita ko. Doon ako sa mga, nakita ko, lumalaki grupo. Pero magtatayo na naman ng ibang negosyo. Ito ka ba? Focus ka muna. Tapusin mo muna. Tapos, saka ka, kung gusto mong mag-business venture ng iba, isipin mo. Akala ko ayaw mo ng sakit sa ulo. Nagdagdagan mo na naman sakit ang ulo. Tama o tama? Tama. You cannot serve two masters at one time. And definitely, you cannot serve two MLMs in one time. Pag nasa Inglobal ka, hindi pwede na to true orange ka. Pag ikaw nasa Inglobal, dapat healthy ka. Hindi ka dapat kumakain ng siomay araw-araw. Tama? Yes. Gusto niyo ba maging healthy? Yes! Hindi iwasan niyo magandang pagkain. Siomay, bakit? Totoo naman, di ba? Yes. Hindi, wala akong pinapataman. Seryoso. O sige, araw-araw ko mag-siomay. Ano mangyayari sa'yo? Ganun din, di punta ka rin na si 20%. Kaya, focus lang. Tingnan may katabi mo. Sabi mo, focus lang. Skills. Ano yung skills? The ability to do something well arising from training or practice. So, ibig sabihin, kaka-practice mo, kaka-training mo, may kakaroon ka ng skills, magkaka-acquire ka ng skills. But for me, to tell you honestly, para sa akin, ang skills po, labor of love yan. Ibig sabihin, kung mamahalin mo yung ginagawa mo, at gagawin mo siya lagi, hindi po siya repeat-repeat.
magiging habit. Bakit? Kasi you love it. Ibig sabihin, parang sa'yo, nagiging normal na. Kasi mahal mo. Di ba, pag nakikita mo yung girlfriend mo, asawa mo, di ba? I love you, hindi ka nag-asawa kasi lahat mahal mo eh. Tama o tama? Parang yung ibang ex-boyfriend na, di ba? Kahit malayo, di ba? Hashtag? Ganda ng post ng mga taga-in global mamaya. Lahat kami hindi umatay. Bakit may hashtag tayo? Okay. Ano yung sabihin ng skills? Shows knowledge in labor of love. Ang dami kong natutunan. Iba-iba si Sir Jace. May Layno mindset. May pins. Mayroong smile. Ikaw mo kaya matabi mo? Ano na? Mukha ba ka na? Ang mami, pag-uwi dyan, natutunan mo, tae! Okay. Case system. Ano yung case system? Kailangan mo gumawa ng prospect list. Yan ang pinakaunang requirement kung gusto mo maging successful sa inyo. Prospect list. Sabihin mo, prospect list. Prospect list. Kung ikaw, ang prospect list mo nasa Facebook, kalokohan ko yun. Kailangan meron kang sariling prospect list. Kailangan mo yan. Case system. Ano yung case system? Everybody's a prospect. Ibig sabihin, lahat ng case mo. Kakilala, kaibigan, kalaguyo. Kapex. Hindi ka talaga makambubon, ha? Ka-ex eh. Kakaiba ka rin. Ka-ex. Walang gano'ng katakin. Ay, move on na kayo, ha? Ang may ma-apply ninyo. Ano yung natutunan yan? It's our day, so. Line of mindset. Every person who walks, talks, breathes within 10 feet na hindi member namin global is a prospect. Ibig sabihin ko, member, hindi na prospect yan. Cross-line mo na yan. Tulungan na kayo. Klaro? Yes! Nagaintindihan? Yes! Alam nyo, itong taong to, si Joel, natutuwa po ko dyan. Bakit? Kasama ko po, pumunta ako from Usamis, tumawid po kami ng Tubod. So, mga about 1 hour ride, ferry. Pagsakay ko, managulat ako. Bakit? Habang ako nagpapahinga, nakashades ako, nakita ko siya, namimigay ng flyers doon sa loob ng ferry. Gulat ako. Kasi yung record ng sipang itong bata mo. 19 years old, by the way, si Joel. 20 na ata siya, man. Namimigay. Flyers. Sabi ko, maraming maraming natin. Pag-upo sa akin, pag-upo ko, sa tabi ko, sabi ko, bro, dipit mo. Wala naman silang magagawa, naman tumalun sila. Hindi pa kung pagdating namin sa Tubod, aba, kinausap yung tricycle driver. Brad, nalilito. Ako naman, sabi ko, ang bihira, pati ito kapatusin. Ang lupit mag-gay. Kita mo yan? Dahil yung speaker namin, may business ka. Ang lupit niya, ang daming pinayaman. Kahit ilang papayamanin yan, nakinig ka lang namin. Binigyan naman tayo. Ako sa lupit ni Joey. Sabi ko lang, may sabi ko sa loob ko, yung itsura niyan, eh, may mararating pa kaya yan. Ano ba? Loob ko. Ito, malapit. O, Pipi, ako yung speaker. Nakita ko, nakaupo sa harapan. Ito, malapit. Lahat ng nasa likod, na pitong tao, invite. At, tatlo doon, spot pay. Ayun sabihin, ibig sabihin, lahat ng prospect. Ang problema kasi sa atin, titignan natin yung na-desh na kagad sa kasulutan. Panglabas ka agad. Basta tao, humihinga, may pangarap, pwede sa inyong lupa niya. Tama o tama? Yuri Masagrande, siguro kalala niyo si Yuri, di ba? Nakita niyo yung picture niya, pinakita niya, di ba? Mukhang addict talaga eh. Tama o tama?
yung si Lydia Judge? Siya nga nagsabi, tinignan yung picture ko, mukhang adik. Totoo, di ba? Pero kung what if yung upline niya, tinignan yun, ah, wala mararating. Baka walang yuri masagal din. So, ibig sabihin kayo, huwag yun yan. Takuwin doon na suki nyo sa umaga. Yung fine nyo. Malay niya, suki nyo. Meron din palang suki na manager. Ng bangko, whatsoever. Na-explain niya, pa, nag-invite din dito, hindi downline mo yun. Kaya wala akong bibiliin. Basta tao, humihinga, may pangarap, pwede. Tignan mo yung katabi mo. Di ba humihinga ba? Yes. Tao naman. Yes. Ano sa pangarap? Good. Yan, yung tama, tama. Pangarap, ano yun. Don't go prospect as you go. Ano yung sabihin? Huwag kang lalabas ng bahay na namamorospect ka lang. Ibig sabihin, may prospect ka na ngayong araw na to, bukas, yun ang kakausapin mo, yung mga, ngayon na nakausap mo, yun yung prospect mo the other day. Kaya yung nangyayari sa iba rito, paglabas ng bahay, sino ang prospect mo? Ano nga gawin mo? Ni, my, ni, mo. Umiti, halika, gusto mo yun. Kaya ang hirap kasi wala kang pagtutunguhan. Isang gulo eh, wala kang prospect. Dapat meron kang limang prospect sa Facebook ko. Tapos offline, lima ulit. Para paglabas mo ng bahay, alam mo agad ang pupuntahan mo. Pagka na-injan ka, na normal yan, doon ka ma, musakal. Sabihin mo musakal, yung on the spot, pwede naman yan eh. Pero ang hirap doon, araw-araw mo musakal ka, walang mangyayari doon. Tama o tama? Tama. Out of 100, ilan lang ang mapapapiin mo sa musakal? Isa? Tsong papa. E di doon ka sa magandang percentage mo. Yung prospect list ka. Klaro? Klaro. Nakakaintindihan? Yes. Maliwanag? Yes. Tignan mo yung katabi. Tignan mo. Sabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. Kasi? Kasi? Magbago ka na. Okay. Sino ka usap? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi mo, magbago ka na. Kasi? Kasi? Alam niyo po, ito ha, pasensya ko ha. Kasi simula, ito kaya bilib na bilib po ako sa products ng Inglobal. Bigla pong tumaas yung ano ko, yung EQ and IQ. Ay sabihin, EQ, patience, mga ganyan. Yung IQ, yung logic. Kasi before, lagi ako nakakalimot ng mga bagay. Susi ko, gano'n, pangalan, gano'n, bilis. Simula nag-mai-choco po ako, at saka ng colidos, ang bilis po. Kaya na, nagsasalita po ako dito, pero alam ko yung nangyayari. O, nawala yung nag... si Ellen. Ellen yung pangalan, diba? Dito nakuha po yun. Kanina nakatayo ka doon, pumunta ka dyan. Tinawag ka. Ha? Ha? Kanina may inang store po dito, diba? Nasaan na yun? Hindi bumalik. Wait. Nakaputi. Kanina pa siya. Kanina pa talaga siya. Bilib ako. Lahat na sasabihin ko pumapala pa. Totoo ko yan, di ba? Si ate, ang ingay-ingay. Kanina pa. Iba talaga, promise.
Hashtag ka dyan. Kaya pag kayo, hindi kayo niya, pag medyo mahina ang EQ, IQ, alam na. Ano? Ay, choco. At? Kayo hindi makakupon, di ba? Kayo yung tawa na parang kinikilit niya. Captains, di ba? Grupo nyo, captains. Yes! Tama na, captain! Yes! Yo, bilang ko yun, 36. Tapos pinakikita ko, taga Sibupaki. Kanina ko pa na, ayun, no, yun, no, Sibupaka ko yan. No. Ayan, pag ko yan yung malalang Sibupaka, tayo hindi siya. O kaya, ako pa nakapansin dito. Diba? Galing mo? Kailan na mamay choco rito? Yay! Yung mga yan, yung mga ikinagta sa kamay, loading. Okay, tura ko kayo ng madal saglit lang kung paano ginagawa yung prospect list. Okay, ulitin ko ha. Papaliwanan ko po, yung prospect list ko po, it doesn't mean na kailangan gawin mo. Kasi baka mamaya may ginagawa ka ng system na pwede naman. Hindi ko sinasabi ito lang yung tama. Okay? So depende kung tingin mo na parang maganda kay Sir Jason, gayahin ko. That's okay, that's fine. Okay? Paano? Name or description? Kasi hindi naman lahat nakilala mo. Diba? Katulad ko, may kaka-jogging ako tuwing umaga, alas 7. Lagay ko dyan, ka-jogging ko tuwing alas 7. Hindi naman naman kasi kilala eh. So meron doon, kapit-bahay ko, may pub. Nakikita ko, may pub. Pag-aso po yun, maliit na yung pangu. Nakikita ko, may pangu na aso. Tapos, pag nakilala mo na, siyempre, contact details. Saan mo nakilala? Facebook ba? Saan mo nakilala? Sa Robinsons? Yan. Para may detail ka. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Ano yun? Ano yung mga pinag-uusapan yun? Kasi may form po tayo. Explain mo mamaya yung form. Ibig sabihin, lahat ng pinag-uusapan yun, sinusulat mo. Para, pag nagkakontakan kayo minsan, one time or the other, meron kang babalikan. Hindi yung tipong, wala yung Facebook, di ba? Kasi yung iba, di ba? Pag nag-hi ulit, hanapin mo kagad. Tama ko naman. Ano, bakit? Nakalimutan mo na. Pero kung may ganito ka, Excel lang, pangalan. Kung nari, Robert. Oh, Robert. Ah, ito yung may aso. Ito yung aso. So pag nag-hi siya, pwede kang balikan mo kagad. Kamusta yung aso mo? Di ba, ano ka? Di ba trainer ka? Siyempre, siya, grabe naman ko. 2 weeks ko lang din ako usap, naalala ako, friend niya ako. Biglang magtitiwala sa ako kasi kilala ka niya eh. Tama o tama? May connection kayo eh. Ang di nga alam, may listahan ka lang. Tama o na? Tama. So may listahan ka lang. Okay? How to invite? So paano ka nagpo-form? Paano mo kinakausap? Ano yung sinusulat mo? Simple lang po. Pag-usapan nyo, anything about the family. Anything about the occupation. Kasi occupation, trabaho, anong ginagawa sa buhay, etc. etc. Recreation. Yung recreation, anong hilig? Travel, sports, etc. etc. Kanta, etc. Recreation po yan. Message, iiwanan mo lang ng message. Ibig sabihin, kunwari, mahilig sa sports. Uy, mayroon kami yung, ano, maganda yung, ano, gusto mo ko pa yan, kasi nag-sports ka. Pero kami product. Pero hindi mo kagad i-insist. Problema kasi, may nakita ka lang, sinabi lang na, may sakit yung nanay ko. Ting! May sakit yung nanay mo! Gusto mong imangan? Iba eh, hindi connect. Dapat i-connect mo, may message ka. Kaya problema kasi, nagmamadali lagi. Relax lang ba? Klaro ba? Yes! Klaro ba? Yes! Next, types of invitation, telephone. Ano yan? Kailangan excited ka. Hindi ka na kasi bangon. Tawag ka. Hello! Ang tagal mo sakutin yung telepono. Hindi ka nayaman. Buhisay! Make a script. Make it simple. Ano yan? Keep it simple and short. Make it lang. May script ka na. Okay na yun. Tapos, okay na. Huwag mo na i-explain, explain. Huwag ka mag-explain sa telephone. Never explain the telephone. Excited ka lang, tapos may kisipon. Brad, magkita tayo. Pag nagkita tayo, explain ko. Grabe talaga iba. Power. Bye-bye. Kahit nag-hello pa. Nag-ring, busy. Kikita kayo.
Next, personal invitation, kailangan power dressing. Hindi namin sinasabi kailangan branded. Hindi namin sinasabi yun. Yung kaya ng buhaya. Nakalive na pala tayo. Ay sabihin, hindi namin sinasabi, pag hindi kaya, huwag mong pilitin. Ang sinasabi namin, kailangan pag lumabas ka ng bahay, may kakaibasan. Yung tipong sasabihin ng tao, may nagbago. Yung postura pala, iba. Yung tipong pag lumabas ka, bawat talaga yung dali. Yung tipong pag yung magulang, nakita yung anak niya, tignan mo si ang bahay. Tignan mo si Grace. Dati butas-butas yung destin. Tignan mo nga yung dalagang-dalaga. Kayahin mo nga. Ganun. Yung tipong power dressing. Ito isang t-shirt mo paulit-ulit pa. Ang bihira. Dapat may ba? Dapat mag-invest ka. Dapat power dressing. Again, hindi namin sinasabi kailangan branded. Eh sabi namin, kung kaya, bilang mo. Pag hindi, okay lang. Basta at least, neat. Professional ang dami. Nagkaintindihan ba? Yes! Nagkaintindihan? Yes! Kaya mag-invest mo kayo sa coats. Kasi yung mga t-shirt natin, maganda naman. Yung nga lang siya, iba pag may coat ka. Nagkaintindihan ba? Yes! Next, types of invitation, presentation, one-on-one. Yan yung sinasabi ko, mag-one-on-one lang. So ikaw at siya lang. Next, meron tayong house meeting or house party. Ang ginagawa dyan, i-invite mo yung mga kakalala mo, mga kapitbahay mo, huwag mong pipilitin, huwag mong i-jumpa. Okay? Pag lima lang yung kasa, huwag sampu ang imbitahan. Okay, sampu sila. Ano, power, di ba? Oo, power. Pawis na pawis pa, di ba? Huwag ganun. Maliit lang. Okay? Last, office presentation. Ano yung office presentation? Dadali mo dito sa office. Ang trabaho ng mga nag-imbita, pumalakpak po. Yan ang trabaho po. You have to support the speaker. Hindi ikaw yung nag-i-explain. Baka pa may nag-OPP. Ay, alam ko eh, yung pinasabi ko sa'yo, yung 500, di ba, 1,000 na? Hindi gano'n, dapat hindi ka gano'n, relax ka lang. Dahil alam mo, naiintindihan mo, papalakpak ka lang. Tapos parang excited ka. Yung tipong pagdating mo, hindi mo pa naiintindihan, pero alam mo lang. Tama o tama? Tama. Nagkaintindihan ba? Yes! Next! Online presentation. Paano yan? O, yung online, syempre, hindi ko na-explain yan dito kasi mahaba ko yan. Pero kailangan mo ng gadgets mo. Definitely, kailangan mo ng iPad, ng tablet, ng telepono. Baka mamaya sabihin mo, mag-online ka, wala ka lang mag-telepono. Tapos hindi pa data. 3G pa. Mahirap yun, ha? Kaya kapag mag-online ka, kailangan mo na ang gadgets. Klaro po? Yes. Nakakaintindihan? Yes. Maliwanag? Yes. Apply the 24-hour 48 rule. Ano sabihin nga? Kailangan, pag na-invite mo, hindi mag-pay-in, okay lang. Pero invite mo kagad sa next orientation or next seminar. NDO, ASAP, technical, anything, basta dalhin mo ulit dito. Para yung excitement niya, nandun pa rin. Nagkakaintindihan po? Yes! Sige, picture mo na. Okay. Last, goal set. Ano yung goal set? Lahat po tayo dapat may goal. Short and long term. Bakit? Oh, imagine this. Ako po, mahilig bumaril. Imagine ninyo ka. Pag ako bumaril, walang target. Paano masasabihin na bullseye? Bang! Sa pool! Saan? Basta may kinangalan ako. Hindi pwede yun. Tama ba? Kasi pag bumaril ka, dapat may target ka. Hindi mo magtamaan yung bullseye, at least makakapag-adjust ka. Diba? Uy, di isa ko lang ang bandang kanan ng konti. So yung sabihin, dapat may goal ka rin dito sa iyong laban. Okay, long at mayroong short. Una rin, ngayon, hanggang December, ano yung short term mo? Ano yung kailangan magbago? Ano yung goal mo? Dapat specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Alam natin yan, tinuturo sa school yan. Pero nakalimutan, yung C. Challenging. Kailangan smart C. I-challenge mo yung sarili.
kailangan yung goal mo, i-challenge mo sa sarili mo na dapat marating mo. Yung tipong 10,000 monthly by December, naku, napakadali po yan. Hindi po challenge yan. Tapos yung tipong i-challenge mo sa sarili mo, 30 to 50,000 by December. Kaya yan. Yan yung mga goal. Para pag di mo dinamaan, pumataw ka, at least, ang konti ba? Kasi yung isang araw, kasi tinamad ako. Sayang. Kasi kinita ko, 49,000. Eh kung nagkita ko noong araw na yun na tinamad ako, so kaya 50,000, tinamaan ko sa amin. Ibig sabihin, yung isang Sunday ko pala, dapat hindi ako tinamad mo. Tama ako na? Kasi may goal na. Chine-challenge ko sa rin. Nagkakaintindihan ba? Yes. Maliwanag? Yes. Maliwanag? Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, sabi mo. Kuyo, magbago ka na. Kasi? Kasi, commit yourself 2 to 3 years from now. Hinihin mo ba? I promise you guys, 2 to 3 years from now, pag ikaw nag-commit sa Global, mayamang-mayamang ka sa But the root word is commit. Ibig sabihin, i-commit mo. Patay kung patay. Yes! Hindi ka na duwag. Magbabago ka na. Yes! Wala nang takot-takot. Yes! Mag-move on na kayo. Yes! Kayo, ha? Hashtag? Hi! Mamaya, pag may nakita mix, hashtag? Hi! Yan, ha? Pero ang tanong, pag yaman mo, ano ba? Ayun, totoo yun, honestly, sadly. Sadly, nakakalungkot po. Nang sabi sa Bible, is the love of money is the root of all evil. Huwag natin tanggalin yung love. Kasi yung pera, wala akong problema doon. Pag minahal mo na ang pera, doon na yung problema. Kasi yung iba, yumaman na, minahal na ang pera. Ang Diyos nila, pera na. Nagpapaikot sa mundo nila, pera na. Yung tipong dati ko, makain ka ng fishbowl, tapos pagdating mo, pagyaman mo, may dumaan na fishbowl, may nagaya na daw lang mo. Ah, it's fishbowl. Tapos ikaw, ew! Kadiri! Ay, maniwala ka sa akin. May mga ganyan, yung mama. Marami pa akong kailangan. Ano yung sabihin? Ako po, hindi ko po mamaya bang makain pa rin po ako ng fishbowl. Wala akong problema sa akin. One time, pumunta po ako ng isang BCO, medyo maaga po ako dumating, pagtingin ko, uy, may fish mo sa baba. Eh, wala pa tao. Kaya mo lang. Baba, tusok ko. Tinanggal ko yung coat ko tsaka yung polo ko. Kasi maanga mo yun, di ba? So, mayroon na yan. Nagulat ako, Sir Jason. Uy, tingnan ba na? Opo. Power. Tusok ka. Sagot ka. Masawasaw. Masawasaw ka yun. O, di ba? Paano tayo nag-lits to live? Sabi niya sa akin, Sir, pwede ko makain kayo fish bowl. At saka na kung di ka kayo fish bowl, dati naghihirap ka. 20 pesos, hati ka ni Sir Jan. Ano problema? Inom kami tubig, yung tubig na may lasang kalawang pa. Ano problema? Tricycle, tumasakit ko ang tricycle. Wala akong problema sa akin. Kaya nga isang buwan na, sinabi pa sa akin, sir, sumasakit ba tricycle? Nakakahiya. Ush! Taras, kita sa tricycle. Ano problema? Bakit? Kasi hindi ko po pinakahiya. Natatuto po ako mag-drive sa tricycle ng tatay ko. Grade 4 pa lang po ako. Tinatakas ko na yung tricycle ng tatay ko. Kaya pag umiuwi pa akong Pangasinan, doon tuwa po ako kasi nakikita ko pa yung tricycle ng papa ko. Doon tuwa po ako kasi bakit? Kasi doon po ako natuto. Hindi ko po kinakalimutan. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, guard your heart. Guard your heart. Bakit? Maniwala ka. Maaalala mo ako. Maaalala mo ako 2 to 3 years from now, pag mayaman ka na, maaalala mo ang isang Jason na yun, may salita, guard your heart. Yes! Baka mamaya pag nasa Philippine Arena ka na, tinawag din pangalan mo, Millionaire's Club ka na, global ambassador. Tapos kakamayaw kita,
Uy, Grace, congrats ha. Ikaw naman. Sino ka nga ulit? Robin naman. Actually, ako. Ako, Grace ha. Ang galing ako rin. Ayos na lang yung... Okay. You want to know some story? Pwede mo mag-story? Yes! Pwede mo mag-storya? Yes! Okay. May isang kwento. Okay. Anong kwento? May isang bata. Okay. Isang bata. Itong bata nito, gusto makitawa. Phone booth. Ang problema, hindi niya maabot. Kasi mataas. So, ginawa niya, pumunta siya doon sa kabilang tindahan. Kaya, ma, ate, pwede bang humingi ng pahiram po nung karton ninyo, stone nyo? Kasi hindi ko maabot. Yung babae, na-interest. Hindi ba? O sige, hirin yun. Ang sabi nagbawali siya, lumapit siya ng konti kasi pinapakinggan niya kung ano yung kakausapin ng bata. So yung bata sabi, good morning po. Pwede ko ba mag-apply ng trabaho? Bakit? Kasi ako po ay lawnmower, yung gugupit ng damo sa garden. Ay, yung kausap niya sabi, ay pasensya na iho. Kasi meron na akong nag-loan mower dito. Bata din, magaling. Esensya na ha. Siyempre yung bata, hindi kumayang. So, ma, magkano? Ako, magaling na. Mura pa. Sabi, kasi mabait kasi yun eh. Ma'am! Tayo na lang. 1 week, libre. Masubukan mo lang ako. Sabi ng galit, pasensya na, iha talaga. Hindi ko talaga pwede ipagpalit eh. Pasensya ka na. Next time na lang. Or, maghanap ka na lang ng iba kasi mukhang mabait ka naman. Binaba yung telepono. Pagbaba yung telepono, yung bata, inuha yung stall, tungtuha, binalik. And yung ali, narinig, sabi niya, alam mo, iho, mukhang mabait ka at masimpag ka. Alam mo, maganda, ikaw na lang magwalis dito. Araw-araw, bibigyan kita 100 pesos per day. Kasi mukhang mabait ka eh. Gusto kong tatulungan. Yung bata, sabi niya, ay, pasensya na po, ayaw ko po. Hindi yung alis. Sinahulong bata. Kanina, nandun ka, may kausap ka, nagkatawag ka ng trabaho. Nang bibigyan ka ng trabaho, ayaw mo. Ano ba talaga? Yung kausap ko po kanina. Yun po kasi yung amo ko. Tumawag po ako para malaman ko kung ipagpapalit niya ako sa iba. Bakit? Kasi gusto ko malaman kung satisfied siya sa trabaho ko. Alam nyo, same global, ganun dito. Walang makakapagsabi kung yayaman ka dito o hindi. Kung hindi, ikaw. Bakit? Kasi nasa kamay mo. Ibig sabihin, ikaw ang kikilos. Ikaw makapagsabi kung yayaman ka dito o hindi. Hindi upline mo, hindi downline mo, hindi crosslines mo, hindi kumpanya. Ikaw. Kasi hanggat hindi mo binabago ang sarili mo, walang magbabago. Baguhin niya mga puro negative. Baguhin niya mga puro palusot. Yung tipo, minsan nagtatanong ako eh, ba't ikaw matin ng NGO ko? Nakita ko wala ka ng activity mo. Ba't hindi ikaw matin? Sir, kasi si upline eh. Hindi ako sinamahan. Tamad si upline eh. May nakalagay dyan, no apply, no entry. May nakalagay? Wala! Ito ibig sabihin, wala nung sinabi. Kung tatamad-tamad yung apply mo, di si Karyan mo. Kung wala kang downline dito, di maghanap ka ng mga downlines mo. Ang problema kasi, stock up kasi isa eh. Kasabi mo ba, sir, kasi isa na lang eh. Palitan ko pa. Eh, pagdagan mo. Hindi ko sinabing palitan, pagdagan mo. Tama o tama? Tama! Kaya mamaya, pag-uwi mo sa bahay, kumuha ka ng salamin. Kumuha ng salamin. Tapos, ano gagawin sa salamin? Pausapin mo sa sarili. Ano, bago ka na. Gusto mong yumaman? Bago ka. Gusto mong magkakotse? Bago ka. Kausapin yung sarili. Pero pag sumagot yung nasa salamin, tumakbo mo kayo. Mumo yun. Tama o tama? Tama! Salamin siyo. Magbago ka na. Oo mo. Nagkaintindihan ba? Yes! Claro? Yes! Nagkaintindihan? Yes! Wala ko po kayo ng isang napakagandang sinasabi. Before I go, okay lang.
Okay lang, wait lang. May isang request ako. Okay lang mo, Ben? Yes! Okay lang mo mag-picture tayo? Yes! Friendo, okay lang mo, Ben? Yes! Okay lang. Ako muna! Kasi lang pakipicture ng picture eh. Lalo yung mga nasa likod yan, kulit yun. Ako muna! Shhh! Ako muna! Pag kasi mabilis ako eh. Kamera. Hirap ng bago. Saan nga ba yun eh? Yan! Wait lang, wait lang. Okay, okay. So, 1, 2... Pwede kita. Hindi ko matinata ng... Okay. Hindi kayo kita? Okay lang. Okay, 1, 2... Okay lang ba? Mag-hi kayo dun sa live? Bakit nga yung live mo, Dai? Para makita naman ng ibang tao na talagang punong-puno ang Alliance in Motion Global. Okay. Mag-hi tayo dun sa live, ha? Say hi, ha? Buong mundo po nanonood, ha? Okay. Tawag pa, tawag. Okay. Sa lahat ng nanonood, ha? Ito, paking tignan mo. Totoo po ito, walang katang-isip. Together we as a global we are strong. Okay. Bye bye. Okay. When you work, but when you pray, God works. Anong sabihin? Huwag na huwag yung kakalimutan yung nasa taas. God is with you, who can be against you? Again, this is Jason Layno. God be the glory.